Sí, Mike. Salamat po sa magandang kanta. Ngayon kasi kinakanta rin namin umaga sa Voice of Youth, yung evangelism yung ginagawa ng mga estudyante sa AUP pagkabakasyon po. Kaya po, pag nakakarinig ko yun, tutuwa ako kahit na hindi ko rin yung rice minsan. Kanta na kami ng kanta kahit umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong hapon upang tingnan po ang mga propesya na inyong ibinigay sa mga disipulo at kay LNGY kung ano mangyayari po sa huming panahon para kami po ay mahanda at magawa namin ang inyong pinapagawa sa aming mga bayan ninyo. Salamat po ng marami sa mga binyag na nakita namin. Salamat ng marami sa pagtanggap nila sa inyong kaligtasan. Bigyan niyo po kami ng liwanag ng isip upang maintindihan ang inyong salita. Salamat po ng marami sa pag-inig sa aming panalangin sa pangalan ng Jesus. So, ano po ang mangyayari sa huling mga panahon? Lahat ng tao, ang ibang tao ay namumroblema sa Japan, lumindol, hanggang saan tayo ba? Ito. Sa Japan, lumindol, at maraming namatay, ang dami pa lang namatay dun sa nuclear activity, ang nuclear accident sa Japan. At nung maraming namatay dun sa Japan, marami po ang nagka-interest sa salita ng Diyos. Tumatawag sila sa Seventh-day Adventist Church at tinatanong nila, anong mangyayari sa huli ng panahon? At ini-explain ng ating mga pastor sa telepono sa 3 oras lahat ng ganilang mga tanong. At nilililarin sila sa ibang mga simbahan ng Adventist Church. Sa US din, pag bumaha, pag nagka-tsunami, pag nalugi ang kanilang mga business, pag hindi na nabayaran ang mga bahay, nagsarado ang bangko, imagine, may kaibigan kami sa Tagaytay. Meron siyang nilagay na 11 million peso sa rural bank o ating lupa. Ngayon nagsarado. Di, saan na yung pirado? Nag-drive siya paigot-igot sa Tagaytay kahit wala siyang pupuntahan. Kasi, sabi niya sana, inilagay na lang natin sa gawain. Gumawa tayo ng studio, bumili tayo ng camera, at saka, nag-aral, nirecord natin yung mga layman at saka yung mga pastor. So, ano po ang hanay ng mga event papunta sa inheritance of the saints? Ito po ang Matthew 24. Yun po ang tanong din ng mga disipulo. What will happen in the end? Ang sabi ni Jesus Christ, ganito mangyari, ganito, ganito, ganito. Makikita natin yan sa Matthew 24. Pero yung kinento ni Jesus Christ ay dual prophecy fulfillment. Kasi yun din yung mangyayari nung pagkatapos ng Jerusalem and yun din yung mangyayari sa huling panahon. So, magkahalo po yun. So, nung binabasa ko po itong table of contents ng last day events, para din itong ginawa ng AGY State na at least yung pinaka-best nila na sequence. Pero hindi talaga yan accurate na sequence. Kasi ang iba dyan, mag-overlap sa isa't isa. So yun po ang nakalagay sa preface ng last day events na ginawa ng ating official LNGY State. So yan po, may mga crisis. Ngayong panahon, maraming nagkakasakit, may lindol, may rumors of wars and wars, but be not afraid because this is just the beginning of problems. Look up for your redemption through at night. Pag naririnig natin yung mga ganyan, hindi tayo dapat natatakot, kundi natutuwa tayo dahil malapit na ang pagpakita ng ating Panginoon. Yung mga signs of the times, ang buwan ay pumula. Ano ba? Una wala. Ang araw ay pumula. Meron akong nagsabi sa akin, hindi yan kasama sa signs, yung araw ay pumula. Bakit daw po? Kasi daw, nung panahon ng Civil War sa United States, lahat ng mga sundalo, mga lalaki, pumunta doon sa gera. Nung tapos na yung gera, umuwi sila lahat sa kanilang farm. Pagdating nila sa farm, puro damo. Ang pinakamadaling hawanan yung farm, sunugin. So, sinunog nila yung farm. Eh, lahat ng sundalo umuwi at nagsunog ng farm. Anong nangyari sa sky?
puro usok. Paglabas ng araw, ula. Umula dahil yung araw. Kaya sabi niya, hindi yan kasama sa sign. Pero sabi ko, hindi naman sinabing miracle yun. Sign lang. Yung rainbow ba ay sign o miracle? Sign. Kaya ba natin gawa ng rainbow? Dali na, maglagay ka naman tubig ganyan. No? Di ba ma'am? Shower mo lang. Tapos yung tamang angle, prism effect. May rainbow na lalabas dyan, yung mga prism effect. Hindi yung miracle, kasi ang miracle, a natural event that we cannot explain. Natural yun, kasi everything is supernatural siguro. Pero a sign, may ma-explain, pero sign pa rin. Yung rainbow, sign pa rin. Kanila, Noah, siguro miracle yun. Hindi na na-explain, pero tayo naiintindihan natin. Pero sign pa rin yun, na hindi na ulit babaha ng sampang kalibutan. Tama ba yung Tagalog? Ang buong mundo. So yun po yung mga sign. Kahit naiintindihan natin, sign pa rin yan. Pero parami ng parami. Pag lumindol lang, sign yan. Pag lumindol ng lumindol, mas maraming sign. So parami ng parami. Meron pong sa internet, pag tinayin nyo, natural calamities. Simula noong 1800s, pag ganyan, pataas ng pataas. Pag tinignan nyo ang tawag sa mathematics yun, meron mga math major dito. Exponential curve. Kung pataas na gano'n, ano yun? Linear, kasi straight. Pero pag paganyan, matagal mag-ano, pero pag umakyat na, napakabilis na. Parang exponential curve, yung mga natala ng mga natural calamities dito sa mundo. Kailan ito mangyayari? When shall these things be? Oh, maraming nag-iisip ng panahon kung kailan darating si Jesus Christ. Ano ang ating sagot? Neither the angels in heaven, no. Kasi hindi natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Kailan yung time? Sabi sa Bible, but of the day and the hour, no man knoweth, no, not even the angels in heaven, but my Father only. Okay. So, paano naman yung sinabi mo kanina umaga na 6,000? Di mo ba, sabi ni Ellen White, 6,000 years yung panahon ni Satanas? Ilang taon? From kasalanan hanggang sa baha. 1,000 ata. Ilang taon from fall to the cross? 4,000. Sabi ni Ellen White. Ilang taon ang panahon ni Satanas mag-demonstrate? 6,000. E ilang taon galing sa cross hanggang ngayon? 2,000. Lampas na. Ng konti. Kung malamit nang lampas. Pero hindi natin pwede sabihin na gantong date. Kasi, ang sabi sa Bible, hindi natin alam. So, huwag tayo mag-compute at huwag tayo magsasabi kahit na meron tayong nalalaman na 6,000 at 4,000, hindi natin pwede sabihin because ang sabi sa Bible, it is a mystery. Yan, the sign of ages 633. Ours is not a time-setting message. Hindi nagbibigay ang Diyos ng oras sa isang tao o kung sino man dyan. Dahil mayroong delay. Meron daw delay. Ayan o. The Lord delayeth His coming. Bakit dinidelay? Kasi hindi pa tayo lahat nagsisisi daw. Anong nangyayari pag naglagay tayo ng date? Maraming hindi na naniniwala. Okay. Okay. Ano pa? Ito ang napakaganda. Kung Adventist tayo at naniniwala tayo kay Sister Roy, ito po ay last day events. Binabasa ko lang ng mabilis yung mga titles. Ano lang gagawin natin? Ang sabi po dito, wala nang ibang time prophecy sa Bible na lalagpas sa 1844. Naintindihan po naman natin, 2,300 days, wala, 1844, wala nang ibang time prophecy beyond. So kung may mamuhula, 2018, 2019, bakit sa lalagpas ng 1844, wala na yan sa Bible ayon kay Ellen G. White. Okay, so huwag na tayo mamuhula, mga kapatid. Pagkalampas ng 1844, wala na tayong mahulaan. Kahit si Ellen G. White, ang anak niya, ay darating na si Jesus Christ ng panahon niya. Bakit yung mga disciples? Di ba yun din ang alam nila? Sabi ni Jesus Christ, this generation will not pass away. Na makikita niyo, sa luman. Di, talagang nagtrabaho sila. Bakit nila binibenta yung kanilang mga bahay at lupa, kasubra-subra? Kasi alam nila, gusto nila talagang dumating na si Jesus Christ. So, kahit si Ellen White, ganun din.
Nangutang siya ng marami sa mga Adventist din para ipatayo ng mga church at mga hospital at mga university na Adventist din. Nung namatay actually siya, marami siyang utang. Sabi niya, babayaran niya lahat ng royalty ng mga books ko. At ngayon, yung AGY estate na separate entity sa General Conference, hindi na babayaran. Ang ginawa ng General Conference, bayaran na natin lahat yun. Tapos, dito na kayo sa amin. So, ganun. Pero separate entity pa rin siya. Kaya, may officers pa rin yun, etc. So, bakit may delay? Kasi, ano bang explanation dito? Ayaw ng Diyos ma-delay, pero hinihintay niya ang mga unready na mga tao. Okay, katulad ng mga tao papunta sa Canaan, parang ilang lang yun, ilang araw lang nalakad yun. Kaya lang inabot sila ng 40 years kasi naluluto pang sama doon. Saka gusto lang ko, may manana ang sarap-sarap. Gusto pang kumain ng, ano daw yun, nasa Egypt. Yung mga pagkain sa Egypt ang gusto lang kainin. Moses, bigyan niya kami ng mga, ano, quail joy. Hindi chicken joy, kasi quail. Pinanan nyo kami ng McDonald Quail at saka Johnny D. Quail. Ayan. Ikas ulo. So, God's promises are conditional. Pag nagsabi ang Diyos at kayo nagkasala, siyempre hindi niya, I will bless you Israel. Pag hindi nag-ayos yung Israel, curse ang dumarating. Laging ganun. God's promises are conditional. What is Christ waiting for when the man, when His manifestation of Himself in the church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Okay, next. A limit. So kahit na matagal, mapasensya ang Panginoon, matagal din, meron siyang ano, hangganan. Sabi sa Bible, the Spirit of the Lord shall not always strive with men. Matatapos din ang pasensya ng Panginoon at magkakaroon ng mga kalamidad. Ang kalamidad ay warning na malapit nang maubos ang pasensya ng Panginoon. Malapit nang mapuno ang kasalanan. And lagi natin dapat isipin ang second coming. Kaya lahat ng gagawin natin, maikli na ang panahon. Okay. At napakaganda dahil merong simbahan ang Diyos. God's Last Day Church. Anong karakteristik? Number one, they keep His commandments. And number two, they have the testimony of Jesus Christ, which is the Spirit of Prophets. By the way, yung ibang mga, di ba noong 1800s nagkaroon ng Great Revival, nagkaroon din ng mga ibang mga Protestant denominations. Meron din silang tinatawag na Spirit of Prophecy. Pero, kunti lang yun sa kanila. Isang book, isang book. Yung sa atin, ang dami. Ang dami yun sa atin. At saka sila, hindi sila kumikip ng lahat ng commandments. 9 lang. Diba? So, umanap ka ng church na 100% commandment keeper and teacher ng mga tao kahit na basta tinuturo natin. And meron testimony of Jesus Christ, which is the Spirit of Prophecy. At saka, meron ang mga doctrine ay lahat ayon sa Biblia. Okay. Hindi tayo nag-iimbento kung ano-ano nang maisip natin. And, meron tayong mission. We are, nagbibinyag tayo ng iba't ibang mga tao. Bakit nagkaroon tayo ng church? Alam nyo ba, mga kapatid, nung hindi pa tayo organized, para tayo, nung hindi pa tayo nag-organize ng organization, ang bilis-bilis ng growth ng Adventist Church. Pero nag-organize na tayo, according to statistics, gumagal yung growth ng Adventist Church. Hindi ko alam kung ba't ganun, pero ang sabi kay Ellen Joy, kailangan mag-organize para hindi tayo napapasok ng mga lulupo na pumapasok sa church. Kaya tinatanong nyo muna sa conference, itong speaker ba ito ay okay o hindi? Hindi po ba? Saka sinasabi rin ng conference minsan kung sino mga hindi pwede magsalita. Para hindi tayo mapapasok ng mga nanggugulo. Dahil nakaprophesy sa Bible, nasabi niya, sabi ni Jesus Christ, there will be false prophets and wolf in sheep's clothing. Diba? Ang gugulo. Kaya po, merong special authority ang church of God, ang God's church, and it is the highest power under heaven. Okay. A time of spiritual weakness, pero hindi tayo perfect.
may mga problema tayo, di po ba? Minsan hindi natin nalalaman kung anong ginagawa natin, minsan nag-aaway-away tayo. Totoo yan. Pero may magandang balita dito sa... Kasi ganyan din naman... Hello? Ganyan din naman yung mga disciple noon, di ba nag-aaway-away sila? Di ba? Di ba sila nag-aaway-away? Papayabangan pa nga sila, kasi sino daw mas malapit sa trono. Pero minsan, abuse in church headquarters. May mga leader na hindi tama ang ginagawa. Napasulat yan dyan. Hindi ako nang naninira. Binabasa ko lang. Dahil sinulat ni Ellen George. At saka, pero, meron mga leaders na hindi naman yun ang gusto ng Diyos, pero pinapagawa sa atin. Nangyayari yan noon. At siguro mangyayari rin. Pero, kahit na gano'ng marami ang kaguluhan, chismis na naririnig natin, sabi ni Ellen White, kahit nagkakagulo noong unang panahon, hindi siya humanap ng ibang denomination. Hindi siya gumawa ng ibang Adventist Church. Doon lang siya. Kaya yung mga ibang kapatid natin na nagsasabi, gagawa na lang kami ng iba kasi ayaw mag-vegetarian doon. Sabi natin si Ellen White, hindi naman siya gumawa ng bago, ba't kaya gagawa ng iba? Di ba? Magtsaga, tayo. Here is the patience of the saints. Di ba? Patience. Hindi lang kaya patience. Mapasyente. Patience din. Mapasyensya tayo sa isa't isa. Kasi tayo rin, kailangan din pagpasyensyahan minsan. Di ba? Ano lang yan? So hindi na kailangan ng bagong denomination. Ayan. Dahil mahal ng Diyos ang Seventh-day Adventist Church. Ito ang napakagandang prophecy na pinaprisay ni Sister White. Pakibasa po natin yan. Ito ang nandito sa may kamay. Sabi dito, God will set everything in order. Amen? Kahit anong problema sa church, ang sabi ni Sister White, aayusin niya ng Diyos. Prophecy yan. So, mapagkakatiwalaan natin yan, kahit na hindi natin maintindihan kung paano pagbabatiin itong taong ito at saka itong taong ito. Ang sabi sa prophecy, God will set everything in order. At saka sabi dito, okay. Ayan. Yung mga may mga tao, bari ako lang mag dito kasi minsan pinapatamaan tayo ng ibang tao dito. Sabi dito, the Lord has not given you a message to call the Seventh-day Adventist Babylon. May narinig ba tayo sa internet? Yung Seventh-day Adventist Church, come out of her, my people. Babylon daw yung Adventist Church. Ah, mga kapatid. Pakibasa lang po sa Last Day Events, page 33. The Lord has not given you the message to call Seventh-day Adventists Babylon. Di pakok sila. Hindi daw mangyayari na maging Babylon ang Seventh-day Adventist Church. And to call people of God to come out of the Seventh-day Adventist Church. So, pag may nakita tayo yan, sabi natin, paki-open lang po yung favorite chapter po. Ang tawag ng chapter ay God's Last Day Church sa Last Day Events. Kasi sabi doon, you cannot call, pag may nagsasabi na ang Babylon ay Adventist Church, hindi daw yung mensahe galing sa Diyos. Kung hindi yung galing sa Diyos, saan yung galing? Doon sa kalaban ng Diyos. Okay, malinaw po yan. Praise the Lord. Kahit na tayo mali-balit, at least yung prophecy, tama. And God will set everything in order. Yung mga leader na hindi ayaw sumunod, aayusin nyo ng Diyos. Sabi po dito, if matters need adjusting in the leadership in the head of the work, God will attend to that. Huwag tayong problema. Pag may narinig tayo, ang Diyos ang mag-aayos niyan. Sabi dito, the Lord will attend to that, to work, to right every wrong. Itatama yan ang Diyos. And yan ang promise dito. Ang mga kampi ni Satanas, hindi yan magwawagi. Dahil ang church ang magwawagi sa ilalim ng ating Panginoon na si Jesus. Ang maganda para maiwasan yung corruption at yung maling leadership, distribution of responsibility. Kaya maraming elder, maraming deacon, maraming ganito, maraming halos lahat na tayo officers ng church. Sa TIC, 300 kaming officer. Di ba? Officer pa lang yun. 300. Kaya pag reading ng officer, ang tagal-tagal matapos. First reading, andyan, project na sa screen, ang dami-daming tao. Lahat ng tao dun sa 500
500 na ang worker sa AUP, ang 3 ang officer ng church, 300. Siyempre, ang mga tao sa AUP, ang membership, mga 5,000 plus. Pero kahit walang sumimba ng under, puno pa rin ang residente yung church. Kaya gumagawa kami ng maraming mga ibang mas maliliit na church para maraming may part. Tulad yun dito, ang saya-saya dito. Sa kamera, masaya rin. Kaya doon maraming maliliit para maraming natututo pagpakanta. O, di ba? Demand distribution of responsibility. Kasi the more power, the more corrupt. Absolute power, sabi nila sa mundo, absolute power corrupts absolute bilaw. Okay, so, maganda yung hati-hati tayo. Kailangan maraming, kaya minsan yung isang conference nagiging dalawa, di ba yung Cavite? Ayan, nakasulat yan. New conferences must be formed. Tapos, nung nag-away-away sila sa 1901, sabi ng General Conference, sige, susunod na tayo kay Ellen White. Nag-away din sila noon. And, ang sabi ng General Conference ay, ang sabi ni Ellen White, ay walang problema. Ibig sabihin, ito ang Church of God, ang SKA organization, sabi ni Ellen White. Hindi tayo pwede gumawa ng isa pang barko na sasakyan. Hindi tayo pwede lumundag sa kabilang bangka. Dahil yan na talaga yung church na dinadalisan ng ating Panginoon hanggang sa katapusan. So sabi rin ni William White. Pero anong kailangan natin, mga kapatid? Mga kuya at mga ate, spiritual revival. Kaya meron tayong revival and reformation. Kasi kailangan natin yan, nakasulat yan sa ating prophecy. And patience of God with His people. Naghihintay ang Diyos. The Lord works with those who are faithful. Ano pang nandito? And we are judged by the light bestowed. Bakit may maliligtas sa langit na hindi Sabbath keeper? Hindi niya naman alam. Pero yung lahat ng alam niya, sinusundan niya. Bakit may Sabbath keeper na hindi makarating sa langit? Kasi marami siyang alam, hindi niya naman sinusunod. So, huwag na kayong makinig. Joke lang. Mas marami tayong malalaman, mas faith comes by hearing. Oh. And hearing by the word of God. So, kailangan ng preacher, kaya tayo na sisimba every Sabbath. We are judged by the light bestowed. May mga tribes dun sa mountain na sumusunod sa kanilang batas na hindi naman nila alam kung saan galing yung batas. Bawal daw magnakaw. Paano nila alam? Wala lang. Naisip lang nila. Sumusunod sila dun sa nalalaman nila. So, yan po ang Israel, ang history ng Israel. Pag tinignan natin yung history ng Israel, diba sa Bible story, pag nag-idolatry sila, aatakihin sila. Pag nagsisi sila, yung nakakaway, mga tatalo. Tapos mag-idolatry ulit sila, aatakihin ulit sila. Ulit-ulit, parang entipan yung history ng Israel. Pag nagkakasala sila, atakihin sila. Syria, yung Amalekites, kung ano-anong heights. Tapos, pag nagsisili sila, talo naman yung kalaban. Paikot-ikot lang. Yan po ang history na paulit-ulit. Yan ay para sa ating warning. So, ang church ba natin ay perfect? No. According to Sister White, the church militant is imperfect. The church militant is not the church triumphant. And earth is not heaven. The church is composed of erring, imperfect men and women who are learners in the school of Christ to be trained, disciplined, and educated. Kaya yung Sabbath school natin, hindi na natapos. Nakagraduate na ba kayo? Ilang taon na kayo sa Sabbath school? For this future life and for immortal life. Yun. Ang sabi po dito, ay, it will appear to fall, but it will never fall. Pang yung mga panlumulong sa church, lahat ba tayo maligtas? Sana. Pero lahat ba tayo maligtas? Sana rin. Pang yung, paano kung ayaw kong maligtas, pero gusto ko Adventist ako? Mapipilit ba ako ng Diyos? Hindi. Lahat tayo may freedom of choice. Diba? Yung church militant, the members of the church militant who have proved faithful will become the church triumphant. So, yung ayaw maging faithful, hindi ko na alam kung gusto mo sabihin mo, ano mangyari. Pero yung faithful sa atin ang magiging church triumphant. Hindi yan bagong organization. Hindi sa US, gumawa ng church planting. Ang pinangalan nila sa kanilang church, Triumphant Church. Sabi ko,
Meron na parang triumphant church. Akala ko militant tayo lahat. Pero pinangalan lang nila yun. Hindi naman nila ibig sabihin na perfect na sila lahat. Natatawa na ako kasi triumphant church daw yung pangalan na ng kanilang church. So yan po ang katotohanan. Next chapter ay ano ang ginagawa ng mga tao na naghahanda. Siyempre, mahilig silang basa ng Bible at saka ang ginagawa nila, nananalangin at saka gumagawa. Nananalangin, gagawa. Nananalangin, gagawa. Yan ang two-fold life. Prayer and effort. Effort and prayer. Ganun lang ang business natin, mga kapatid. Prayer and effort. Pag puro effort, bakit kaya hindi ko gumagana? Pagod na ako. Baka kulang sa prayer. Kaya pala yung mga NE, na mga top-notcher galing sa NBC, kalahating araw sila manalangin, kalahating araw sila magkanbas, milyon-milyon. Ang kailang makita, nakukuha. Kaysa magkanbas na buong araw, pagod na. Yung pala, prayer and effort, effort and prayer will be the business of your life. So, hindi natin pwede magpalibat ang panalangin. Yung do not pass a day without prayer. Yung pray ng pray, eh, hindi gumagawa. Ano diba yung mga Pharisees? Pray sila ng pray, diba kahit ngayon, punta kayo sa Jerusalem, dun sa dingding. Pray ng pray, basa ng Old Testament. Fasting ng fasting, pero hindi sila nag-outreach. Wala. Yung may nag-outreach, ang pangalan si Jesus Christ, pinersecute nila. So, ganun dapat tayo. Mananalangin tayo, mag-fasting tayo, mag-Bible study, and mag-outreach para balance ang Christian life. Kasi yung panalangin ng he who does nothing but pray will soon to cease to pray. Firmly rooted in Christ and molded by the Holy Spirit. Yan. Necessity of Bible study. Kaya lahat tayo nag-aaral ng Bible sa Sabbath school at saka sa ating bahay, worship, evening and morning worship. At saka dinemorize natin ang mga Bible verses sa Bible Sabbath school. At saka inaalala natin yung Revelation 14, the three angels message. And naniniwala tayo sa salita ng Diyos. And nag-prepare tayo sa trials. Minsan sa ayas, may basurahan doon. Bakit kaya ang bahok doon sa ayas? Pag magpapaktak, parang hindi ako makakain. Parang sa labas, may basurahan. So, sabi ko, baka prepare ng Diyos doon mga pastor para sa trials. Baka mapunta sila sa dungeon, katulad yung mga prophets sa Bible, inapon sa dungeon sa basurahan. Paano ka makakain doon? At least doon sa ayas. Sanay ka na dahil yung masunod na pasok. Okay, future trials. And kailangan natin makontrol ang ating moral power. Yan. Siyempre, makalaman natin ang ating sarili. Example, si Enoch. Enoch walked with God 300 years. Ano ginagawa niya? Sa bundok siya mga 2 weeks, bababa siya, magsisermon, pag nahahawaan na siya ng kalukuhan ng mundo, akyat ulit siya. 300 years siyang ganun ang ginagawa, na-exempted ng tuloy siya sa final exam. Diba? Sino mga nag-aaral sa inyo. Pag perfect lagi, na-exempt sa exam. So, minsan, parang nanidepress tayo, alalahanin lang natin ang mga pagpapala ng Diyos. Pag halos nanidepress na tayo, ilangin lang natin yung mga blessings ng Diyos. Kailangan natin mag-seryoso, kaya mag-meditate kung ano ba talaga ang ginagawa natin sa ating buhay, and living with reference to the judgment day. Sabi sa Bible, we are a witness. We are made as a... Alam niyo ba mga kaibigan, mga kapatid? Lahat tayo artista. Lahat tayo actors. Saan? Sinong nanonood sa atin? Yung mga angel? At saka yung mga ibang mundo? Nakakaya naman yung mga pinagagawa natin dito. Mabuti na lang may kapatawaran. Kapag nanalangin tayo sa ating kapatawaran, pinapatawad tayo agad. Kung hindi, ay, naku, maraming nanonood, no? Kaya, iisipin natin lagi yung judgment. Nakakatakot ba yung judgment? Yes, kung gumagawa ka ng masama. Pero kung gumagawa ka ng mabuti, at inaakusahan ka lang ni Satanas, mas maganda yung judgment, pagpapala yan. Kasi, sasabihin ng Diyos, mabait yan. Kung do not be, si Satanas kasi, siya yung accuser of the brethren. Wala namang kasalanan, pinapalabas ni Satanas na may kasalanan. Diba? Naintindihan niyo ba si Martin Luther na naginip siya? Nung Satanas daw, may lista ng lahat ng kasalanan niya. Sabi ko yun.
ginawa ko yun. Pinagpapawisan na siya, nilalagnat na siya. Sabi sa Great Controversy na book, sabi ko ni Martin Luther. So, sabi niya, hindi ka maliligtas, dahil mo kasalanan, no? So, talagang na-stress si Martin Luther. Tapos sa dulo ng papel, tinatakloban ni Satanas yung dulo. Anong nandun sa dulo? Sabi ko Martin Luther, basta tingnan mo na lang yung mga kasalanan, no? Huwag mo na tingnan yung nandiyan sa dulo. Hindi, tanggalin mo yung kamay mo dyan. Yung tinanggal, sabi pa na doon, napatawad na lahat. Kaya mga kaibigan, sabi ni Ellen White, yung mga tao naghahalungkat ng mga kasalanan na pinagsisihan na natin, trabaho daw yun ni Satanas. The accuser of brethren. So, pag nagsisi na tayo, at pinapatawad din natin lahat ng magkasala sa atin, ang maghalungkat ng kasalanan natin na pinagsisihan na natin, ay gumagawa ng trabaho ni Satanas. Wow! Ang galing talaga ng kapatawaran, masaya. Ako, masaya ako. Ewan ko sa inyo, kung gano'ng maraming kasalanan nyo, wala na akong pangalan doon. Maraming kayo makialam sa mga kasalanan ko noon, kasi pinalik ko na yung mga ninakaw ko na, hindi yun si Jackie Lee, yung number. Pinalik ko na. At ako'y nakonsensya. Ini-display ko pa naman sa banko, yung number ng Jollibee, yung pag-drive-drive ako sa AFP, hindi siya na AFP, nagnakaw ng ano, number sa Jollibee, may nakonsensya ako, binalik ko. Pero doon ko nilagay sa CR. Basta binalik ko na. Hindi nila alam na kinuha ko, hindi rin nila alam na binalik ko, basta binalik ko na. Okay, so kailangan natin maging handa sa second coming. Next chapter, ano ang lifestyle and activity? A spirit of service and self-sacrifice. Yan, napakagaling gawin. Tutulong lang tayo kay Kay Jensen. Kung anong kailangan ni Kay Jensen, nakita ko kanina, gibit-bit-bit niya yung camera. Doon ba't si Kay Jensen ang gibit-bit niya? Bigyan ko, tinawa ko na. Yan, okay. So, lifestyle and activities on the remnant, kailangan natin ang self-sacrifice, hindi self-service. Madali lang yan, kasi tutulong lang. Hindi natin kailangan na magaling tayo basta mahilig lang tayo tumulong. Kailangan tayo hindi patamad-damad. Hindi tayo waiting. We are preparing for the second coming. Occupy till I come, sabi ni Jesus Christ. Walang pupunta sa langit na tamad. Hinangin lang siya mapunta sa langit. Kailangan natin maglakbay. At may gagawin tayo mag-aakay tayo ng mga tao, sabi ni Ellen White, para daw hinahangin mapunta sa langit. Kailangan mo work out your salvation. Ibig sabihin, we are saved by works. But, kailangan natin trabahuhin. Okay, next, parang huling araw na. Ngayon, gawin natin lahat ang pwedeng magawa bawat araw. Ayun, conscientious Sabbath observance. Yan, nabugbog ko na kayo kanina ng umaga. Sabi sa, yan, bawal magluto. Sabi ng Bible, sabi ng Ellen G. White, sabi ng Adventist.org, tsaka, marami naman example. Nagagayahin lang natin. Laging lang, sir. Kayo naman. Ilang araw, isang araw lang kayong tatawarin pag mag-ugas ng pinggan. Ayun niyo ba yun? Natangad nga tayo araw-araw mag-ugas ng pinggan. Pag sabad, tamarin na lang kayo hanggang mag-sunset. Kasi sabi niya rin, right? The dishes should be avoid ugas. Kanina hindi ko sinabi, no? Nakalimutan ko eh. Tapos nakita ko kayo mag-ugas. Kumunti nakalimutan. Kasi sabi sa Bible, there are many things I have to say to you, but you cannot bear it now. Oh. Kahit si Jesus hindi niya sinabi lahat na mag-vegetarian yung mga disciples, anong kakainin nila? Pero sinabi niya kay Ellen White, but I will send the comforter, sabi niya Ellen Jesus Christ, who will teach you all things. Oo, kasama doon yung pag-vegetarian sa all things. Kaya yung spirit of prophecy, spirit na nag-explain ng prophecy. Yan. Conscientious Sabbath observance. Kaya, minsan, nakakalimutan ko mag-crudo. Sabi ko rin sa pastor na pinag-dutay ko, sige lang, hanggang tumigil. Nakalimutan ko mag-crudo eh. Kaya, naglagay na ako ng RFID para mabawasan yung pagbabayad sa tolling. Libre, mabayad, prepaid. RFID sa SLEX, sa NLEX, Easy Trip, yata yun, sa SCTEX, sa Abitex. Naglagay na rin ako. Gaan ka lang ng gaan pang Sabado. Ganda. Bayaran mo lang. Before, hen. Kasi preparation
naman is the technique for observance. Pag hindi niya nakaprepare, magkamasala tayo pag-observe. Pero ang may sakit, kailangan alagaan. Lahat ng pwedeng gawin sa may sakit, huwag lang mamatay. Pwede natin gawin kasi ginawa ni Jesus Christ, nagpagaling siya ng may sakit. Yan. Pero pag hindi naman kayo may sakit, ay tayo ay mag-keep ng sabaw. Faithful in tithes and offerings. Ilang percent ang tithe? 10. Yung offering, depende kung gano'ng, depende kung gano'ng tayo masaya. Pero panagin ko, 10 din ang iniisip din yun, diba? Ilan ang natira? 80. Alin mas marami? Natira o nawala? Ilang percent ang ipadala niyo sa langit? 20%. 10% plus 10%. Yung 80%, ano gagawin natin dun? Pwede natin sa SM. Iyaman lang, mayayaman na yun. Pag ipadala natin sa langit, kaya ako mahilig bumili ng camera. Saan ko ano, bakit na ginagamit sa gawain? Kasi ang sabi dito, lahat ng dinudulong natin sa gawain, napupunta sa langit. Gusto ko mayaman ang pagkakit ko sa langit. Yung kwan sa inyo. Diba? Find your treasure not here in earth, but in heaven. Saan tayo makagawa yun? Pag pinakain natin yung mga street children ng mga tinapay. Yan. Nakakatulong tayo pupunta ng ating pera sa langit. Faithful in tithes and offerings. Alin ang mas marami? Yung church o yung members ng church? Alin ang mas maraming pera? Minsan yung mga ministry na inggit, dami tayo pera ng church. Pag bumakit, 80% naman natira sa members ha. Kung kayo humingi sa members. Diba? Yung Adventist Church, 10% ang makakuha nila. Yung local church, 10%. Nakalimi yung 80%. Andun pa. Pwede mo bang hingin? Magsisermon ako, gusto mo bang tumulong? Oo. 80% pa natira, kaya ang daming pera ng Amazing Facts tsaka ng TABN. Mas marami pa silang pera kaysa Adventist Church. Kasi 20% pa nandun sa organized church. Yung 80%, nasa bulsa pa natin. Hindi mo walang alam kung saan pupunta. Kung may butas. Ay isipin po natin ang saan mapupunta ang ating stewardship. Dahil mas maganda ang maraming ipon sa langit. Kaya kailangan, kahit na maraming tulong sa incoming, kailangan mag-establish ng new schools, new hospitals, new po ano ng institutions. Kailangan mag-open yung AP na doctor, medicine, saka dentistry. Kung mahilig kayo mag-aral ng biology, mag-aral kayo doon. Advertisement na rin yan. Kung hindi nyo kaya doon, hindi nyo kayo sa mas mura. Ang mas mataas ang kaya nyo, hindi nyo kayo sa Lumalinda. Isang taon lang, parang makatapos ka na sa AP. Kung yun mo bote. Okay, kasi iba yung cost of living doon, iba yung cost of living dito. Sa ibang lugar, iba rin yung cost of living, kaya mas mura. So, God's people, value their health. Oh, syempre, nag-exercise tayo. Kaya gusto ko rin mag-attend sa mga evangelistic procedure. Kasi may health picture bago mag-sermon. Kahit ako, mahilig sa health. Nakakalimutan ko rin. Uyat ako lagi. Pero pag nanginig ako sa evangelism, alas na yun parang tulog na ako. Kasi sabi nung ano eh. Diba? Sabi nung health lecturer, ano daw, exercise. Oh, takbo na ako. Return to the original diet. Ayan, na naman. Parang hindi tayo pinapabayaan mag-return to original diet. A diet of, ano daw, fruits, nuts, fruits, grains, and vegetables. Ayan. Pero, step by step, huwag natin bibiglain kasi maraming nagbibigla. Tinanggal ang pag-vegetarian po, hindi lang yan pagtanggal ng meat, saka ng chicken, saka ng fish. Yun ay pagpalit ng mas maganda. Kailangan mapalitan natin ng mas maganda. Pag hindi tayo naturoan mapalitan ng mas mabuti, pag tinanggal natin yan, babalik din yan, mas maraming pang kasama. Hindi ba sa Bible meron, nililis niya yung bahay, tinanggal niya yung mga demonyo, pero wala naman siyang nilagay na kapalit. Bumalik yung demonyo, 7 pa silang bumalik. So, kailangan yung pagkain natin, papalitan natin ng mas maganda. Kaya merong cheap, tuturuan tayo magluto. Meron din sa Hope Channel, tuturuan tayo magluto. Kung paano, tuturuan tayo mamalingke. And dyan si Ma'am Jade, di ba, nag-lecture siya. Ang sarap ng panilang tinapay ng no sugar. Kamunti pala yung nilagay ng pampatamis doon. Oh, ako, pag hindi ako kumain ng sugar, kahit anong sugar na processed within 2 weeks, kahit umubo kayo lahat, kumatsing kayo lahat, patawa-tawa lang ako. Yun ang aking observation. Time for fasting and prayer. Yan, si Pastor Paul, kilala niyo kung kilala ng mga kapatid. Every morning ng Sabat yun, for the last 24 years, fasting siya. Sinabi ko kanina yung gaga, itry ako 1 year,
umaga ha sabado tsaka tanghali sabado, yun kung wala naman nangyari sa mga ministry na tinutulungan ko, wala naman nagbago sa akin. Pero ang Diyos ang naglalagay kung saan ka tumas mo yung gamit. Ang Diyos ang gumagawa pag nagtapasting ng prayer tayo. Entire trust in God, family worship evening and morning, and guard association with the world. Kaya ingatan natin sino mga barkada natin, sino ka-text natin, sino ka-Facebook natin, anong kiniklik natin sa YouTube at saka sa Facebook. Pag nagre-reklamo kayo, ano ba't lumaro sa YouTube ko kung ano-ano? Eh kasi kung anong klinik mo kahapon. Kung anong klinik mo kahapon, yun din ang i-recommend sa'yo bukas. Kasi yun yung klinik mo kahapon. Kaya huwag na kayo magreklamo kung anong lumabas dun. Kasi baka yun din tinanong nyo yung isang araw. Diba? So, guard association with the world. Ano yun naman ang pwede natin kaming recreation? Ah, pwede ba tayo mag-boxing? Sa UP, bawal mag-suntukan. Pero nanonood sila ng suntukan. No? Kung anong may pan-reconcile. Sabi sa Romans 1.32, yung mga unmerciful ay magiging, they will be judged. Hindi lang sila na gumagawa ng kasamaan, pati yung mga natutuwa sa gumagawa ng kasamaan. Kaya huwag na kayo manood ng mga gumagawa ng kasamaan. Kasi pati yung natutuwa yung sa gumagawa, ay hindi ka gumagawa. Kasama ka dun. Buksan niya sa Romans 1 verse 32. Yung last verse ng Romans 1. So ano yung recreation na pwede? Yung hindi nakakasakit ng damdamin ng iba. Oo, di ba? Huwag mong sisipuhin nyo pag nagbabasketball kayo. Huwag na kayo magsipuhan. Hindi isa na lang kayo na bola. Ano magagawan? Innocent amusement. Okay. Pag sobrang pag-amusement at hindi na nakakapanalangin, masama na yun. Yan. Diba? Sobrang ka-computer games, hindi na nakapanalangin, hindi na yung dangerous na yan. Music naman. Ano yung music na tama? Alam natin lahat na may music na mali. Diba? Alam din natin lahat na may music na tama. Ang pinagdadibatihan lang natin, nasaan yung bakod? Nasaan yung boundary? Gano'ng maraming kaguluhan bago masabi mo sa kamabuti? Meron akong nakikipagdibate ako dati, kasi ako dati. Lahat ng music, okay lang. Sabi ko, yun sa Psalms 150 na si David at sasayaw. Tapos, nung nagkaroon ako ng mga sound system na analaki, medyo na konsensya ako. Kasi pag nagpatugtog ako ng mga rock music, mga religious, hindi lang ako na-influensya. Pati yung mga kapitbahay, pati yung buong barangay, ang laki ng sounds ko. Yun ang nalangin ko sa Diyos. Lord, anong music ba gusto mong gawin sa music ko? Kasi malaki na influence ko, dami kong sound system. Pinadala ng Diyos si Pastor Ivan Remocal. Kailan niyo siguro. Lunes, sabi, napanood mo ba yun, ano? Yung Pastor 18. Hindi pa. Martes, sabi, napanood mo na ba? Wednesday, sabi, araw-araw siya sa office ko. Isang linggo hanggang Friday, nakulitan na ako. So, dinownload ko lahat. Kasi, nakamutan ko yung pangalan. Dinownload ko lahat. Friday night, pinanood ko lahat. Yung isang linggong video. Paano ko man nakatapos? Sa DLC, pwede yung panood na. Mabilis. Para hindi ka boring. Pinabilis ko yung video. Natapos ko lahat. Nabago yung aking music. Kasi si Pastor Ivor Myers, ay itim. Ibig sabihin, hindi yun African culture. Siya ay pastor. Ibig sabihin, theologically sound yun. At siya ay dating hip-hop artist na maraming pera. Ibig sabihin, hindi lang siya naiinggit. Talagang marunong siyang gumawa ng music. So hindi siya. Marunong siya music, marunong siya theology, at saka may cultural authority siya. So walang excuse yung mga itim, kasi siya ay gumawa itim. Walang excuse yung mga ano, kasi music may makarisi sa music. Theology, ganun para yun. Pero, nakikipag-debate ako, wala akong nakukumbinsi mag-ayos ng music. Kasi, pag makipag-debate ka, kundi lang ang makonvert. Nasasaktan yung mga tao. Pero may nakita akong paraan, mga kapatid, kung paano malaman. Si Ellen White pala, nakita niya ang heavenly music. Binigyan siya ng vision. Actually, pag malaki ang problema ng spiritual burden niya, pag natutulog siya, may narinig siya, wow, na ang ganda ng tunog. Kino-comfort siya ng angel na choir. Tapos pagising niya kinabukasan, narinig niya ba yung choir ng gabi? Sabi niya sa mga kasama niya sa bahay, ano yun?
kulang niya doon ng ambit. Pero ang ganda! Tapos nakita niya sa langit, di ba, nag-field trips in Tierra Nueva sa langit. Nakita niya yung malalaking grapes, malalaking magandang table, ayaw niya nang bumalik. Nakita niya ng luluhod yung mga angel sa Diyos, prostrate, tapos nagsasamba at narinig niya yung music. Ang ganda! Sabi niya, tapos pumunta siya sa church. At church, isan, mga kanta tayo, hindi natin alam yung lyrics. Tingnan muna. Nakita ko yung kumakanta sa langit. Malinaw yung sinasabi nila. At saka kumakanta sila galing sa kanilang mga puso. At saka talagang ugod-dirog-dirog-dira. Ayusin natin yung pagkanta natin. Ngunit, kanta rin sila, mas maganda na yun. Si Ellen White ang nakakita ng music sa langit. Kaya kung gusto natin, sigurado, na yun ang music, tanongin natin si Ellen White. Anong ginawa ni Ellen White kung nakita niya yung langit, music sa langit? Umipon siya at saka si James White ng mga music dito sa mundo na kapareho ng style sa langit. At saka ginawa niyang hymnal. Hymnal. Kung gusto niyo malaman ang style ng kantahan sa langit according to Ellen White, tingnan niyo yung style sa hymnal na kinonekta ni Ellen White. Gumawa sila ng tatlong hymnal at ang kanta ay katulad talaga nung nandun sa hymnal. Huwag na kayong mag-opinion sa mga nandun sa Australia, sa Canada, na maraming ilaw at saka maraming kumbu at saka maraming kaguluhan na music is their idol. Hindi sila kumakanta galing sa tamang espiritu. Pag tinanggal niyo yung music, magagalit pa. Idol ba? Di ba pag tinanggal, magagalit. Idol yun. Pag ka nagagalit, di ba? Maligtas ko ba ng music? Yan natin malalaman pag idol. Kaya yung fasting. Bakit kailangan natin fasting? Pag tinanggal yung pagkain, kasi hindi tayo nagalit. Ibig sabihin, hindi na natin idol yung ating tiyan. Hindi lang para pagtitipid ng kakain yun. Pag-deny ng mga idols, o music that elevates. So, anong music ang sigurado natin? Yung heavenly music na narinig ni Ellen White. Isang hapon, yung president ng yung EGY State Director, si James Nix, inulekta niya lahat yung favorite songs ni Ellen White. Tapos kinanta namin at tinugtog namin sa piano at sa ayas. Ang simple-simple lang, hymnal lang. Yun yung heavenly music. Tapos yung isa pang kwento yung sa music. Yung mga natives doon sa taas ng bundok na hindi natin naaabot, nabalitaan ng ating pastor na merong mga Sabbath keeper sa bundok. So naglakbay yung ating mission president papunta doon sa mga Indian na yun. Pagdating niya doon, nagkasakit siya ng malaria, nakagat siya ng lamok. At nung nagpapagaling siya, nagbaba siya ng Bible, dumating yung native. Nakita siya, may puting tao na may Biblia. Sabi niya, ikaw yung hinihintay namin na matagal ng panahon. Kasi yung aming chief, kasi si Chief Aupa, na naginip siya, nagkaroon siya ng vision. Hindi siya humihinga. Ang mata niya parang glass. Hindi namin siya maitumba. Matikas na siya parang bato. Pero pag nakatapos ng kanyang vision, sinasabi niya, may nakita ko ang hell. Huwag daw tayo makain ng baboy. Seventh day daw ang Panginoon natin. Kantahin din naman natin yung ganito. Ano yung kinakanta? Ang Diyos ay hindi. Tinuro ng anghel. Dun sa mga Indian sa bundok. Bago pa narating ng Adventist pastor. So, sabi nung gift chief, huwag daw tayo patay. Huwag natin awayin yung ibang tribes. Pagdamit daw tayo. Gawa tayo ng CR. Huwag tayo kung saan-saan. So pagdating doon, alam na nila yung doctrines. Pero sabi nung angel doon sa chief, pero may papadala ako sa inyong isang maputi na tao na may itim na aklat. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng ibang mga bagay na hindi ko matinuro. So pagdating ni pastor, yung pastor natin, salamat po, pagdating ng ating pastor, alam niya na lahat yung doctrines, kunti na lang ang tuturo. Magaling, no? Ibig sabihin ang angel, kala ko dati mga tao lang ang evangelist. Pero yung angel, three angels, this is angel pa rin. Tumutulong din sa atin sa pag-evangelize kung sa hindi natin makabot sa sobrang, imagine, 3 days mong lalakbayin sa ilog. Walang daanan eh. Kung nadala ka ng bangka at lalakbayin sa ilog at akit ko sa mundo, bago marating yung mga Indian na yun. So, music that elevates. Tinuruan sila kumanta. Pagdating ni pastor, marunong sila kumanta ng quartet na hymnal. Ang nagturo, angel. Ewan ko lang kung hahanap pa tayo ng
ibang klaseng music. Andiyan lang, sa hinggan. Music that elevates. Ayan, sa langit po, sabi sa Bible, lahat tayo may tanggang harp. Oh, gusto niyo ba ng harp? Parang ibig sabihin ng harp? Yung may strings. Lahat ng instrument na may strings, harp yan. Yung guitar, harp yan. Iba-ibang isula lang ng harp. Sa may strings, may harp yan. Tapos yung mga angel, may trumpet sila, di ba? Kaya maganda rin mag-aral ng trumpet. Kaya lang pag hina yung lips mo, yung patunog yung trumpet na dumaan dyan. Pero yung harp, lahat daw tayo may hawak na harp sa langit. Wow. So, mag-aral lang kayo ng piano. Saka ng guitar. Kasi sa langit, harp pa rin yan. So, hindi lahat ng instruments ay objectionable. Meron lang mga instruments na laging ginagamit ng mga spiritualist. Huwag nyo lang putihin. I-research ko yun. Kasi yung kaibigan ko sabi, may drums sa langit. Anak ko, inaanak ko. Pag ako nag-research, natutunan ko mga kapatid. Na pag nag-research tayo ng isang topic, hanapin mo lahat ng positive, hanapin mo lahat ng negative. Para pag nandito ka sa positive, alam mo kung anong titira sa'yo ng negative. Pag nandito ka sa negative, alam mo kung anong titira sa'yo ng positive. And nalaman ko yun doon sa isang pastor na lawyer na accountant na hindi pa siya natalo sa court. Ganun daw kasi ginaaral niya pag may kaso siya. Ganun din daw ang pag-aaral natin sa Bible dapat at saka sa spirit of prophecy. Kung may issue, may drugs ba sa langit? O wala. Hanapin mo lahat yung meron. Hanapin mo lahat yung wala. Wala ko nakita meron. Hindi daw ako sa kapila. Kasi yun yung data. Ano tayo sa data? Bible and spirit of prophecy. Satanas pala yung pinag-invent ko ng drums. Sa Ezekiel 28:13. Ibang Bible, hindi yung instrument niya. Pero sa langit, lahat tayo, sabi sa Revelation, lahat ang hawak natin ay heart. Pag may hawak tayong heart, wala ka ng ibang mahawakan na instrument. Kasi, darawan ko ngayon, di ba? Okay. So, yan, heart and symbol. Yan, symbol meron sa Bible. Okay. Paano naman yung TV? Nako! Yung TV natin, mabuti ilock yan sa 3ABN at saka sa Gold Channel. Diba? Tanggalin nyo na yung remote. Ako na, papayaran ako ng mga TV sa mga restaurant na Adventist. Sabi ko, isang condition lang. 3ABN, Gold Channel at saka 3CBN lang, mapapanood. Pwede nyo hiramin yung TV ko. Kung may restaurant kayo, pwede nyo hiramin ang TV sa akin. Yun lang ang condition. Adventist Channel lang ang papalabas. Huwag na yung ay, yung balita, huwag na. Kasi, fake news. Yung walang po sinong totoo. Kaya yung ating adra, pag may nakita sa TV, ganito karaming pamilya ang nasalanta dito sa barangay na to. 3,000. Oo, 3,000 sabi sa TV. Punta tayo dun, bilangin natin. Hindi bilang ilang pa rin. Kasi, baka, 30 lang. Diba? Dress and adornment. Ayan, baratan ko na kayo dito kanina. At alam nyo na ang gagawin nyo. Diba? Ipanalangin bago bumili ng mga damit. Dapat simple lang at saka hindi yung mayabang. Ano bang nandito? At saka huwag tayong maatake sa mga Katoliko sa ating mga papers. Ito. At saka yung mga hindi naman nakasulat sa Bible and sa SOP, huwag na natin aksayahan ng panahon. Ang tawag doon side issues. May mga bagay din sa tayo pinagtatalunan na wala naman sa Bible sa SOP. Ay nako! Side issue yun. Distraction. Doon na lang tayo mag-concentrate sa sigurado natin. Yan. Sa bawat revival daw po, meron dalawang kalaban na spirit. Unbelief at saka isa. Kapalik ka na ng unbelief. Fanaticism. Yung unbelief, nakasulat, hindi na niniwala. Yung fanaticism, hindi nakasulat, iniisip niya lagi. Diba? Atakayin daw tayo ng mga dumadumad. Diba saan? Basta. Iniisip ko lang. Oh. Hindi yun. Baka may karaban dyan sa likod ng ano. Lahat na makita niya ang puno, ay karaban sa likod. Oh. And there is an enemy is behind every bush. Sabi ko mga teacher sa ayos. Pag hindi nakasulat, ang yung problemahin. Pag nakasulat, yun ang pag-concentrate natin. Yung nakasulat, paniwalaan. Yung hindi nakasulat, huwag na natin pansinin. Kasi marami nang nakasulat na hindi pa natin nababasa. Emphasize unity, not differences. Kaya kanina, imbis na kung ano ng problema sa church, i-discuss ko sa our worship, fundamental beliefs. Kasi kahit na magkaaway tayo, fundamental beliefs, pareho pa rin, di ba? Pag magkaaway tayo sa church,
pag ang religion natin nakabase sa relationship, pag nawala ang relationship, backslide. Pero pag ang religion natin nakabase sa belief, pag nawala ang relationship, doon ka lang pumunta sa kapila. Yung belief mo, nandun pa rin. Di ba, mas matibay kung sa belief ka maglalagay ng religion mo. Kung ang religion mo ay nabase mo sa belief, yung belief, hindi ba nang gubaba ang Bible eh? Pag-away kayo ni Pablo at saka ni Barnabas, Barnabas ba yun? Barnabas, kaya si Pedro at saka si Pedro magdibate. Pero ang belief nila hindi nagbago. Magkakambi pa rin sila. Belief. Ayan. How to meet critics? Huwag na rin pansinin yung mga critics. Si Nehemiah, sabi ng critic niya, gumawa ka dyan, mag-usap tayo. Sabi ni Nehemiah, magkagawa ko ng pader. At mo ako pinawaba. I am doing an important work. I cannot come down. Oo. Oh, kaya nagagat niya yung kanyang espada habang siya ay nagtatrabaho. Siya, si Nehemiah at yung kanyang mga kasama. Hindi nang sabi kay Ellen White sa kanyang mga critics, dahil pamunta ka dito, mag-usap tayo. Sabi niya, magsusulat ako. Ito rin ang sabi niyo, Nehemiah. So, exalt the Bible, the Word of God. Kailangan laging advertise, wala nang ibang pinamamahalaga. Kailangan ba tayo lahat tumira sa mundo? Ideally, yun ang pinakamaganda, pero huwag tayong tatakbo lahat bukas dun sa mundo. Dahil, kahit na mas maganda na nasa bundok tayo, alam niyo, advantage sa, no? Ito sa Cavite, maraming low class, di ba? May bagyo daw, sa buong Cavite. Sabi namin sa AMP, nasaan yung bagyo? Init-init. May baha daw sa Cavite. Wala naman baha dito sa, alam niyo kung bakit walang baha sa AMP? Sa bundok kami. Kasi sabi ni Ellen Wong, yung mga institusyon, hindi mo kayo maglagay sa tuktok. Hindi sa tuktok, sa bundok. Kasi darating ang baha na marami, according to prophecy. Darating ang mga tidal wave. So, ay, walang klase kami doon. Wala lang, nag-ayos kami ng snakyan, kaya na-convert kayo yung snakyan ko. Na automatic na ginagawa. No. Dahil sa no class. No class, pero ang init-init. Okay. So, yun po ang pinakamaganda. Kung bibili tayo ng lupa na para sa atin, malaking advantage, sabi ni Ellen White, na sa mataas na lugar tayo. Dahil sabi sa prophecy, dadami ang baha. Okay. Pero huwag tayo lahat tatakbo galing dito. Wala nang sisimba dito. Kailan tayo aalis? Kailangan trabahuhin ang syudad. Going into all the world kasama ang mga cities. Kailangan kayong gagawa sa city katulad ng ginagawa ninyo. Ginagawa natin. At mas maganda kung gagawin natin galing sa mundo. Bigayin lang tayo. Pero huwag tayong lahat aalis sa city. Kasi, oh, isang advantage pa sa mundo, kukunti ang sinihan dun. Wala. Pero sa AUP, gumalapit na, nandun sa Nubali. Sa pungkisyon na lang kasakay. Nakakahabol na yung ano. 10 times daw karami ang kasamaan ang temptation sa city. Ito ba yan? Siguro. Mas madali daw mag-meditate sa bundok. Pero, mga kapatid, at saka mas maganda mag-exercise sa bundok. Sinubukan kong mag-bike dun sa tabi ng Laguna Bay. Mabago pala yun. Pwede tayo magtanim ng ating malunggay at saka kamote. O hindi yan ano, walang spray. At saka, yan. Kaya yung institution natin, nasa labas lang ng malaking city. AUP, SSD, Hayas, nasa labas lang ng Metro Manila. Hindi makahabol, basta-basta ng baha. Example, pa. Ayan. Anong problema sa mga city? Simula pa ng mga city sa Bible, ang dami ng kasamaan. Pag may city, may prostitute, may bar, may kung ano-ano na dyan. Maraming vice, may inuman, di ba? May diskuhan sa city. Kaya marami rin judgment sa city. Marami silang ginagawa ng masama. Maraming magkikiba ng mga building sa city na hindi na dapat magkikiba, pero magkikiba pa rin. Sa New York City, nakita niya yan, Ellen White, yung Twin Tower na nasusunog. Example. Maraming labor union. Kaya sa Adventist institutions, bawal mag-union. Naintindihan ko lang po kung bakit. Noong 1800s, yung mga union, pinapapatay nila yung mga kaaway nila. At yung isang mamamatay tao ng mga kaaway ng union, naging Adventist sa kulungan. Kaya pala, sabi ni Ellen White, bawal
sa mga Adventist workers ang union. Sa AUP, wala kami workers union. Kahit na pwede yan sa Constitution ng Philippines, sa Adventist Church, bawal. Manalangin lang kayo pag may reklamo kayo. At God will set everything in order. So, marami sa city ang naghahanap ng katotohanan. Kaya nandito kayo. Pero hindi lahat ng tao pwedeng umalis sa city. Kailan tayo aalis sa city? Mga kapatid, ayun na lang sa city. Kailan tayo aalis sa city? Kailangan ng school, tama ma'am, pag in-announce na yung Sunday law. Hindi lang in-announce, pag in-enforce na yung Sunday law. Kailangan natin ng school, church, restaurant, vegetarian sa city. Hindi dapat ina-advise na sabay-sabay tayo lumabas sa city. Huwag ganun. Sabi dito, huwag yung until living na tayo buong church. Ah, wala. Yan dito sa isa. Big contra yan dun. Huwag sabay-sabay. Manalangin tayo kung kailan tayo aalis sa city. Pero, kapag nangyari na in-enforce ang Sunday law, yun na yung signal na huwag ka nang magharap ng chinelas mong pangalawa. Yung suit-suit mo, sumakay ka na at umalis ka na sa city. Patulad yung umalis yung mga Israelites, nung nakita na rin pinapalibutan na sila, hindi na sila naghanap ng jacket. Tumakbo na sila. Yung mga naghanap pa ng kung ano-ano, na-trap sila sa loob at nasunog. So yun po, pag na in-announce sa TV na bawal, ganto, ha, saan tayo pupunta? Lahat ng lugar sa Pilipinas, wala nang bulok. Manalangin tayo, bahala na ang Diyos sa atin. Some righteous will be dead, will be still in the cities pagka naman ng death decree. Meron pang mababait doon, pero hindi siguro nila alam na dapat silang tumakbo. Pag nandiyan na ang Sunday law, yan ang question, worship. Ang sabi ng Diyos, Sabado. Ang sabi ng tao ay Sunday. Question, sinong susundan? Paano kukunin lahat ng laman ng ATM? Susunod o hindi? Saan tayong pag-alab? Nagastos ko na lahat ng pera ko sa kamera. Wala naman yung ATM. Bahala kayo sa ATM. Actually, challenge yun kasi kahit ubusin mo yung laman ng ATM, magkakaroon ulit. Di ba? Kaya kailangan natin, kailangan ipagpatuloy yung pag-practice ng unselfishness. Yung time, kailangan yun ang self-denial of trust and selfishness. So, kaya kung hinahanap ako ng problema ng mahiging mag-sermon para mabihan pa natin ng malamit. Kasi pag sandilo na lang ang gawin sa pera sa ATM, di ba? Baka dahil pa dun, maging isang beauty na ako. The Sabbath, the great point of issue. Kasi it's about worship. Sino nagutos? Pag sinabi ng kaaway, pag sinabi ng Diyos, tayo tayo lahat. Alam mo, tatayo ka lahat. Pero pag ang Satanas nagsabi, tayo tayo lahat, sinong tatayo? Bakit? May problema ba yung pagtayo? Ang problema, kung sino nagutos? Di ba? Kung sinong sinusunod natin, siya ang Diyos natin. Kaya pag may sinabi sa Satanas, huwag tayo sumunod. Pag sinabi ng Diyos, yun ang susundan natin. Kahit na pareho yung sinasabi. Basta sa Diyos tayo susunod. So dati nang may Sunday law, pero pinipigilan ng Diyos na ma-enforce. Bakit? Hindi pa tayo ready. So daan-daan ginagapang yan sa mga batas. At balang araw, biglang nalabas yan. So anong gagawin natin? Huwag tayong patahimik-tahimik. Susulat tayo at buboto tayo sa mga taong hindi sumusuporta sa Sunday law. Kaya may mga tao tayo doon na butuhin natin yung mga Adventist doon na natakbo para ipaglaban. Bakit natin ayaw, bakit natin gusto i-postpone yung Sunday law? Para mas marami pa tayong mahakot dito sa church. Yun lang ang reason. Kundi, uwi na tayo. So, sulat tayo against Sunday law. Kaya meron tayong Adventist Religious Liberty Department. PARL. Sinusulat yan at in-encourage tayo mag-vote. So, mauna ang US. Pag nag-uno na yung US mag-Sunday law, sunod na rin yung Pilipinas. At saka, yan, magsasama-sama yung Protestant and Catholicism. Ngayon, di ba, nagsasama-sama na sila. Nag-uwian na sila dun sa kanilang pinanggalingan. Tayo na lang yung nagmamatigas na Protestant. Sunday law honors Rome. Rome will regain her lost supremacy. National Sunday law means national apostasy. And national apostasy will bring national ruin. Pag nagkagulo na sila, nagbibintangan nila, tayo. And magkakaroon ng universal Sunday legislation. Hindi lang sa US,
kundi sa buong mundo. Yan, hindi pa nangyari. And the whole world will support San Pedro, and the whole controversy is raging. So, huwag tayong, rebuild it. Sabi dito, mga kapatid, pag Sunday na pinagbabawal ng government na mamalingki, huwag naman tayo mamalingki. Kunyari, nandito tayo sa church, magagamas, kaya worship tayo sa church. Hindi yung Sunday keeping. Sabi dito, huwag tayo maglalaba, bawal maglaba ng Sunday, huwag ka naman magsasampay dito sa harap ng mga kapitbahay mo pag Sunday. Huwag kang matigas sa ulo. Sabat keeper ko pa rin, pero pag Sunday, maggawa tayo ng missionary work. Nakasulat yan dyan. Hindi yung Sunday keeping. Ano lang. Everyday missionary work. Refrain from work on Sunday. Ayan. Pag nandiyan yung Sunday, no, huwag tayo magtrabaho ng Sunday. Pero huwag tayo magtrabaho ng Sabado. Hindi naman tayo nagtrabaho talaga ng Sunday. Wala nang problema magkikaman. Lalo lang pag ayon sa Bible at sa script of prophecy. Magtama. Okay. Engage in spiritual activities on Sunday. Pwede ba mag-pray pag Sunday? Pwede ba mag-aral pag Sunday? Pwede ba mag-worship pag Sunday? Pwede naman. Ginagawa nila sa Old Testament yun. Sabado, ang gawin ko sila nasa church, para naman nahulog si Eutychus. Kasi ang haba mag-sermon ni Pablo, hanggang gabi. Kasi mamamatay na siya kinabukasan. Pero hindi pa naman ako mamamatay, kaya tapusin natin ito. Maganda po ang katotohanan pag pinaglaban, mas nakikita ng mga tao ang bagyo ng katotohanan. Diba? Ang hirap isermon ng salad cooking, pero pag magsinesermon ko, may ibang nagtatanda, sabi ko niya, ang ginagawa ng lolo ko. So, mas natin sa encourage ako, hindi lang pala ako yun. Hindi ito private interpretation. Wow. Alam ito ng matatanda. We hope to obey God rather than men. Pag nagkakontrahan na, sinong susundan natin? Ang Diyos. Bahala niya kung patayin niyo kami kasi bubuhayin naman kami ng aming Panginoon. Kayo, pag pinatay kami ng Diyos, kaya niyo ba kami buhayin? Kaya ba tayo buhayin ng kaibigan natin? Kasi kanina tayo mag-gloria. Sa Diyos. Eh, ang Diyos, kaya tayo buhayin. Yung mga fraternity dyan, mga secret society, pinatakot tayo. Pag kapag namatay, kaya niyo ba kami buhayin? Okay, may kaalis na tayo doon. Tao lang yan, mamatay din yan sila. Merong time of trouble before probation closes because there is the end of religious liberty and the church and state will oppose God's people and they will be brought to the courts. Yun yung sinasabi sa Bible, huwag kayo maglala, the Holy Spirit will give you what to say sa courts. Kaya, the Holy Spirit will remind us of all things. Anong i-remind sa atin pag hindi natin alam? Kaya nakikinig tayo sa church. Kasi i-remind tayo ng Holy Spirit kung anong narinig namin sa Sabbath school. Saka sa A1, sa midweek, sa restaurant. Adventists will be treated with contempt. Nakasimamot sila sa atin. Narit sila sa atin. Kasi lahat ng klase ng persecution ay gagawin nila ulit. Yan. Pero hindi tayo bibigyan ng persecution na hindi tayo kaya. Yan ang promise sa Bible. Mawawalan tayo ng mga ATM, ng mga credit card, ng kuryente, at saka ng tubig. Every earthly support will be cut off. Pati cellphone signal siguro. Wala na yung mahahawakan ng iba kundi ang Panginoon. Some will be in prison. Ang marami ay mamamatay. Okay lang. Paano maging matatag? Alalahanin lang natin si Jesus Christ. Pero, persecution scatters God's people. Pag nagtakbuhan tayo, bakit kayo nagtakbuhan? Eh, kasi gato. Parang mababait yung mga tao. Susama na kami dito. O, di ba ganyan nangyari ng Dark Ages? Pag pinersecute mo yung Christians, mas dumadami pa sila. Pag pinatay mo sila, sumisimul yung mga nakakita sa sinunog si Martin Luther, sumunod din sila. Kasi nakita nila yung dugo daw ng mga martyr, naging pataba sa mga pananampalataya ng mga bago. So, persecution spreads the light, scatters God's people, and leads to unity. Minsan dito sa church, mag-aaway tayo. Kasi meron tayo ng pagkakatihan, ay mag-aaway pala, kulay ng tayo kung ano man. Pero pag na-persecute na tayo, magkakampi na tayo. Bakit? Mahalaga pa ba kung anong kulay ng necktie pag pinapersecute na tayo? Di ba ganun minsan? Mag-away tayo. Tapos bakit naman tayo nag-away? Hindi na natin ba alala. Kasi pinapersecute na tayo, magkakampi na tayo.
So, pag nag-crisis na, dyan na malalaman kung sinong totoo at hindi. Affliction purifies God's people. Pag nilagay tayo sa apoy, yung mga pangit sa ating karakter na tatanggal. At saka yung mga ayaw talagang sumunod, umaalis na. Kaya huwag tayo maalis sa church. Kasi yung umalis, inaamin natin, ha? Tayo yung ayaw sumunod. Under, so, maraming deception ang kaaway. Pagkukunwari niya na sa, siya ay may kapangyarihan. Ang miracles nangyayari ngayong panahon sa ating church, pero hindi yung batayan ng theology. Dahil marami din ginagawa ang miracles na faith, ang kaaway. Pag may nakita tayong miracle, hanapin natin sa Bible ang theology. Pag ayon, mabuti. Pero sabi ni Jesus Christ, I will heal you. Go and sin no more. Hindi yung gagaling ka. Pero sige, magpatuloy ka lang mag-ilog at saka magaling-galing mo. Hindi ganun ang pagpapagaling ni Jesus Christ. Sa ni Jesus Christ, go and sin no more. Otherwise, something worse will happen to you. So, anong difference yung miracle ng papagaling na tama at saka hindi tama? Yung isa merong go and sin no more. Yung isa, go and sin some more. And we will heal you again. Kahit na sa loob ng Adventist Church, magkakaroon. Kaya dapat alam natin ang doctrines. Kaya sa unang sermon ko talaga, doctrines. Kasi doon tayo nulokohin ng kaaway. Maraming nagsisinungaling, nagkocontradict sa Bible. May mga false revival, yung nagsasayawan, sa kung ano-ano feelings, imbis na word. Ang nakaka-revive po ay ang salita ng Diyos. The word of the Lord is perfect, converting the soul. Hindi yung music, hindi yung kung ano man drama, o kaya kwento, kung ano ang kwento na invento, ang salita ng Diyos. Kaya gusto kong supportahan yung mga ministry na talagang ang dami nilalagay sa sermon na Bible verse. Doon ang kapangyarihan ng revival na tama. Okay. Music. Maraming music na magulo. Nakakaroon niyan, ang ganyan. Kahit sa loob ng church. Merong mga false speaking in tongues. Ano naman yung speaking in tongues na tama? Yung tatong speaking in tongues na intindihan. Yung mali, hindi na intindihan. Sabi ni Pablo, pag mag-speaking in tongues ka, dapat yung ma-edify sa church. 1 Corinthians 14. Pag hindi ka maintindihan, tumahimik ka na lang. Diba? 1 Corinthians 14. But, in-encourage tayo mag-aral ng malinaw. Kaya, dinadahan ko ang aking salita. Dapat, yung mga words ay distinct para maintindihan kahit yung hindi nakikinig sa labas. Even the angels will appear as human beings and meron mga magkukunwari na sila yung namatay. Pag may nakita tayo yung lolo natin na namatay, ay nakita sa lubong natin. Amoy lolo pa rin. Ecclesiastes 9:5, the dead know nothing. Mawawala yan. Alis ka dyan, Satanas, sabi ko lang. Mawawala yan. So Satan will impersonate Christ, pero alam natin si Jesus Christ, hindi siya lalampak, hindi siya aabak sa earth. Doon lang siya. Tayo ang susunod. Si Satanas, kung saan makita sa Mindanao. Maputi. Maputi yung damit. At saka maganda yung mga tao sa susunod. Satan pretends to answer. Nagsumasagot din sa panalangin si Satanas. Kaya hindi lahat ng miracle talaga maasahan. Yung nasa doktrina talaga sa Bible ang dapat patayan natin. Kasi pag nanalangin tayo, hindi natin alam kung sino sumasagot. By the way, hindi ibig sabihin na walang mangyayari miracle sa Adventist Church. Marami akong kilalang pastor na nakabuhay ng patay. Adventist pastor, yung iba nandun sa GC. Yung iba nandun sa ayos natin, nag-graduate na siya. Pinanalangin lang niya yung gambol. Hindi niya alam na patay na pala yun. Kinabukasan, yung pa yung tatay, salamat pastor, nabuhay yung anak ko. Oh, patay na pala yun? Kasi mabaho, ano siya? Nalaro siya ng soccer. Tinawag sa pastor, come and pray for my child. I will take a bath. Pastor, no time to take a bath. Sakay sa mga, brrrr. Kaya sa bahay, daming tao. Kung saan yung anak sa anak, kung niya, para Lord, your business. Tapos, kung siya siya, mabaho siya ng pangkakit. Kalaro lang niya ng soccer, 19. Kristo siya. Nabig ko na siya. Kinabukasan niya yung tatay. Pastor, thank you so much for praying. My son is alive again. Namatay na pala sa hospital yun. Hindi ka alam kung nanalangin na namatay na pala. Yung isa naman, habang kayo sa sunod na pagbalik ko dito. Dito yung sa inyo. O, dito kayo. Adventist pastor ito. So, anong difference? Siyempre, yung
yung mga alam na natin, yeah, miracles will be performed, fire from heaven will come down, Satan will be deified, in worship si Satanas, miracles prove nothing. Walang pinapatunayan ang miracles. It can comfort us, but it does not prove anything. Ano yung proof natin? Bible. Bible and Bible alone. Miracles cannot supersede the Bible. Sabi sa Bible ganito, pero yung nakita ko miracle ganito. Ano yung papaniwalaan ko? Bible. Kasi may faith na miracle, pero walang faith na Bible. Okay, deception is almost universal and magkakaroon ng shaking. Hindi lahat ng members ng church, ibig sabihin, maligtas na tayo. Bakit? Kasi yung nakarinig pero hindi naniniwala ay delikado. Kasi separate yung chaff at saka yung wheat. Merong shaking. Anong shaking? Pag na-persecute na, alis na yung mga hindi tunay na Adventist kasi nasaktan ang damdamin. Pag nasaktan tayo, kaya alis kasi hindi man nagbago yung belief. Ipatang tayo sa pag-asa. At least Adventist church pa rin yun. Diba? Marami naman church. Sa EUP, umakbang ka na ng konti. Iba na naman yun. Bawat kilometro may church na Adventist. Hindi na nila ako matagpuan sa TIC kasi dami din naman mahal. Sabi niya, where do you go to church? Sabi ko, depending on where the pastor asked me to drive him. Okay, persecution cleanses the church. Yung mga hindi masyado Adventist, ayaw na nilang maging Adventist. Kaya dapat marami talaga natin ang ating doctrine. Pag tayo mabackslide, pag tayo nasaktan, pag tayo natisol. Pag nirebuke tayo ng straight na testimony, ang iba ayaw na, sumimba. Bawal pa naman dito. Yan eh, nang sabi niya. Straight testimony produces a shaking. Yan. Unjust criticism. Ito naman. Huwag naman yung super-super criticize. Ikaw man tumatulong. Marami rin mawala dyan. Kaya sasamahan natin ang pag-ibig at napakaraming example. Kasi madaling sumunod pag maraming example. Maraming maniniwala sa mga doctrine na wala naman sa Bible. At ito ang pinakadelikado mga kapatid. Yung hindi naniniwala sa kay Ellen White, later, hindi na rin yung maniwala sa Bible. Bakit? Ayun nila maniwala kasi mas gusto nila yung isip nila. Pag sila'y napiit, yung Bible na rin nalaman nila, mas gusto ko yung nasa isip ko ngayon sa Bible. Rejection of the testimonies result in apostasy. Those Seventh-day Adventists who take their stand on their second banner will first give up the faith in the warnings and reproof contained in the spirit of testimony. Yung mga nakampi kay Satanas, una silang malalaman pag ayaw na nila magwala kay Ellen White. So, mag-ingat tayo na huwag natin kontrahin si Ellen White. So, ito ang very last deception of Satan, they take that effect na testimony of the spirit. So, pag ayaw na natin sa SOP, maya-maya, ayaw na rin natin sa Bible. Kasi, mga insan, mga leaders, mawala din. Sana hindi naman natupad. Pero nasa prophecy. Yung mga unsanctified ministers will be weeded out. The church, ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakamaganda. Nasa ano yun? Ito ang gusto kong mabasa. Alam na natin ito. Ito, mga kapatid. The church may appear as about to fall, but it does not fall. Kahit anong problema sa Seventh-day Adventist Church, malaglag na halos nasa ilalim na ng lupa. Sa important na yung church, parang lang yan. Hindi talaga yan malaglag. According yan sa prophecy. Spirit of prophecy yan. Sigurado tayo dyan. Huwag tayong maalis. Ang church, kahit anong chismis marinig nyo, ang Diyos ang may promise na. Parang malalaglag. Minsan, dami ko nakikita sa Facebook, nalalaglag na nga yata yung church. Pero nabasa ko ng last day events, it is appearing as it is full, but it will not, it does not fall. God will set everything in order. Amen? Amen. Okay, very nice. God's faithful will be revealed. Malalaman. New converts, pag umalis yung iba, maraming convert na bago. Na papalit. Sila na yung magiging deacon ulit. Oh, di ba? Pero tap, sir. And, nandyan yung latter rain. Ito yung napakaganda. Nung Acts, nandyan yung former rain. Ngayon yung latter rain. Sabi dito,
yung work ay katulad sa dun sa rain, yung former rain. Ilan yung nabaptize every day sa isang araw noon? 3,000. Alam niyo kung ilan ang nabaptize ng Adventist Church ngayon sa isang araw? 3,000 plus. By God's grace. Ilangin natin yung total accessions every year. Divide natin yung 365. Sa buong Adventist Church, nasa 3,200 something. Every day. Nangyayari na. Ang katulad nung panahon nila Pedro, nila Paul. Galing, no? Nung sinabi sa akin ni Pastor Paulan yun, sabi ko, ano? Tinignan ko talaga yung number sa Adventist statistics. Totoo, lampas 3,000 every day yung nagbibinyagan sa buong Adventist Church. And sabi ni Jesus Christ in John 14:12, those who believe on me will do the things that I do. Not only this, but more. Ibig sabihin, mas maraming nabubuhay galing sa patay. Mas maraming gagaling, mas maraming mabibinyagan kaysa yung mga nabuhay ni Jesus Christ, yung napakaling Jesus Christ, napapiling ng Jesus Christ. Those who believe in me will do these things, not only this, but more. John 14:12. So, yan po. Yung Pentecost, mauulit yan. Pero mas marami. Mas marami. So, ano mangyayari? Maraming magsasalita, maraming mamaran, maraming latter rain, and magkakaroon ng loud cry. Tinitingnan ko yung characteristics ng loud cry, tinitingnan ko yung ginagawa natin sa church lahat. Palagay ko, sa aking opinion lang, nangyayari na ngayon. Kasi tinitingnan ko yung characteristics, sabi ko parang, pero yung ibang tao sa internet, sabi nila, wala kang nangyayari sa church ngayon. Sabi ko, hindi pa siya ngayon lumalabas eh. Puro lang kayo Facebook. Tumulong kayo sa gawain, makikita nyo, pagod na nga kami. Ang lakas-lakas na ng cry. So, we must humble our hearts, reformation, and then we must put away all strife and dissension. Sabi ko nga po kanina umaga. Hello? Yes, Sister Lisa. Ang kaaway lang ay ayaw magpatawad, ang kaaway lang ang hindi nagpapatawad, at hindi nagsisisi. Lahat tayo dapat buhay ang kapatawaran. Kahit na marami tayong pinagawayan, since napatawad tayo sa mas malaki nating kasalanan, ba't hindi pa tayo magpapatawad? Okay. Love one another, total surrender, at saka clearing way for the another rain. Ayan po, sana mahanda ang ating mga puso. At ma-empty ang ating mga puso para malagyan tayo ng ulan. Hindi lahat ng tao may nakareceive ng latter rain. Sino lang yung nakareceive ng former rain. So, huwag tayong mag-miss ng church service para talagang lahat ng ambul masagam natin. Kasi kahit na sa ang Adventist Church, mga kaibigan, nung nag-pray ako dito kanina ng umaga sa Aurora Worship, naramdaman ko ang Holy Spirit. Nagsisisi ako sa aming mga kasalanan at nananalangin ako na sana ang Holy Spirit ay mapunta sa akin dito. Pero kung nag-opening prayer ako, ang Holy Spirit naramdaman ko. Pag ako lang mag-isa, wala. Minsan. Pero pagkasama ko ang mga anak ng Diyos, mas malaki ang naramdaman ko. Wala na Espiritu. Lalo pagkasama ko yung sila ko yung Samson. At saka si Pastor Paul. Nung magtatakbo kami ng takbo, yung sa ano, nanalangin si Pastor Paul, takadap ang lakas ng presence ng Holy Spirit. Pero hindi ko sinasabi. Nahili ako kasi baka feelings ko lang yan. So nung magkasama na kami ni Pastor Paul, yun ang Pastor, when you prayed for Kuya Johnson, hindi niya na ako pinatapos. Sabi niya, the Holy Spirit was, presence was there, very great. Sabi niya, Pastor, sabi ng mga Kuya Johnson, Diyos, di ba nung pinanalangin ka ni Pastor Paul, hindi rin ako pinatapos ni Kuya Johnson? Sabi niya, uy, bro, nung pinanalangin kami ni Pastor Paul, hindi yung Holy Spirit ako lakas. Sabi niya, hindi ko na kailangan tapusin. At least hindi lang ako private interpretation. Pati si Kuya Johnson at pati si Pastor Paul, nararamdaman ang napakalakas na kapangyarihan ng Holy Spirit. Ako lang, mahina lang. Siguro pag nagkasama-sama yung magkakampi, yung mga alagad ng Diyos, dyan malakas. Kaya gusto natin sumama sa crusade. Saan kaya ang next na crusade? Gusto ko lagi pumunta kasi nandun ang Holy Spirit, ang salita ng Diyos. Merong loud cry, maraming tao, ang Diyos sa lahat ng church. Kasama ni si Sir, napunta na dito, ang mga jewel ng Diyos, ang church. We have to put them, call them into the fold. Yung mga napapabinyagan. Dahil ang paglagpak ng Babylon ay hindi pa complete. And kailangan natin silang tawagin. Revelation 14. The message will go with great power. May mga gagamitin ang Diyos na hindi mga edukadong tao. Mga tricycle driver, mga taxi driver, mga tao hindi nakagraduate ng college.
Meron akong kaibigan sa Portikahoy, tricycle driver. Ang daming nanonood sa kanya sa Facebook, sir. Hindi ko maintindihan. Ako, si Nermon Green yung sermon niya. Meron konti lang nanonood sa akin. Kasi marami. Alagay ko, mas marami siyang panalangin. Ang sabi ni Ellen White, hindi daw ng Diyos tinatanggap ang trabaho, ang iyong sermon lang ng sermon, katulad ko. Ang tinatanggap ng Diyos na gawain ay yung visitation. Ayun, may man yun. Maharamin na busy kayo, libo-libo. Kaya pala siguro mas maraming nakikinig sa kanya. Ako, sino nag-visita ko? Kayo lang. Like 1844, isan na po natin, God can employ agencies, mga bata, magsesar mo, matatanda, hindi natin alam kung bakit. Basta maraming nakikinig sa kanila. Sabi ko, Kuya Jun, yung tricycle driver, sabi kasi ng aking kaibigan, galing siya sa Mindanao. Yung English niya, parang Mindanao English. Yung Tagalog niya, parang Mindanao Tagalog din. Sabi ko, mag-Bisaya ka na lang kaya. Matagal na ako hindi nag-Bisaya. 10 taon na ako hindi nagsalita Bisaya. Anong sasalita yun? Halo-halo. Sige lang. Sermon lang. I-record ko sa camera. Yung kanyang faith, naging fit. sabi ko yung Jun, sir, ano ba gawin natin? Bali-bali yata yung English ko. Wala lang tayo mag-go check. Hindi mo talaga mag-perfect yan. Sige lang, sermon ka lang. Ang makinig sa iyo, yung ganyan din ang English. Ang daming nakinig! Ibig sabihin, marami din. So, ganun si Jess, di ba? Pag nagsalita siya tungkol sa farm, yung farmers makinig sa kanya. So, tayo lahat ay mga ngaral kasi may mga taong nakaka-relate sa atin. Ako, computer science. Yung mga, ako to siguro, mga Pongsai. Ang IT. Mga ganun. So, lahat tayo, gagamitin. Masusurprise lang tayo kung sino gagamitin. Laborers are qualified not by degree or masteral or doctoral, but by the Holy Spirit. Wow! Mananalangin ka lang ng ilang araw at ilang gabi. Sigurado, the Holy Spirit will be given to somebody who asks. Kahit hindi nag-aral, God uses the illiterate. Mali ang spelling, okay lang. Kahit sa slide, si Mark Kilby nga, mali din ang spelling minsan. Ano ba? Nakasikat na evangelist ng Adventist. Children proclaim the message ng mga angel na tutulong. At saka buong mundo ay masasakop. And pati yung mga king at mga president at legislator makakarinig ng ating pabalita. Maraming Adventist naman ang Adventist na pero ayaw maniwala. Ayun. Nakakalungkot. And marami rin Adventist na hindi maniniwala. Okay lang. Hinahanap natin yung maniniwala. Pero marami rin ang maniniwala. Okay. Thousands will be converted a day. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Thousands in the 11th hour. Katulad nung noon, magiging ngayon. Pero mas marami pa. Naka 3,000 times per day ngayon. And God's grace. Yung mga honest, hindi yun magtatagal. Sila ay mapapasabog sa Diyos. Kaya mga sinagahan natin yung gamitin natin yung print, yung publication, at saka, ano yung sin of God? Of course, Sabbath yan. Yan ay obedience. Yung mark of the beast, yan ay disobedience. Maraming members ang masaseparate. At saka, walang pag-alam na natin. Wala tayong excuse. Kailangan natin na pagbigay. Ano pa ito? The sin of God is obedience, syempre, or the Sabbath. Yung Sabbath kasi lahat ng bagay ay general. Likeness, ang sin o ang mark of the beast, hindi yun yung barcode, hindi yun yung RFID, hindi rin yun yung SIM, at saka ito. Ang mark of the beast ay yung paglabag. Kasi pag yung barcode ang sabi natin mark of the beast, hindi maglabag ako, pero hindi ako magbabarcode. Parang mali naman. Di ba po? So yung technology, hindi yan. Yung paglabag at saka pagsunod, ang seal of God at saka mark of the beast. At pagsunod, Sabbath, paglabag, Sunday. Hindi pa, pero hindi pa yun yung mark of the beast ngayon. Saka yun magiging mark of the beast pag Sunday ngayon. So ngayon yung sealing type, seal. Sinisil tayo, what is the mark of the beast? Yan in yung keeping of the first day of the week. Pero hindi pa yan ngayon. When will the mark of the beast be received? No one yet has the mark of the beast. Kailan? Pag nandiyan na yung decree ng Sunday law. Ano po, marapit na matapos. Enforcement of Sunday is a test
and nandiyan na yung close of provision. Pag nag-close of provision na mga kapatid, wala na tayong problema. Actually, hindi sa ngayon galing yung problema natin. Close of provision. Kasi pag close of provision, wala nang change court. Yung mabait, mabait na yan talaga. Yung masama, masama na yan talaga. Hindi na yan mababago. Tsaka wala nang mamamatay after ng close of provision. Natatago na tayo ng mga ngayon kung saan saan. Wala nang ipangilyo. Hindi ko sure. Pero meron yata ang sinasabi dito. So, kailan yung close of probation? Hindi natin din alam. Pero, ito ay bago magsa-Sunday law. Ano bang ibig sabihin nito, ma'am? Sunday law enforcement precedes. Nauna yung Sunday law bago yung close of probation. So, mag-Sunday law muna bago mag-close. So, hindi pa kayo nag-Sunday law. Unless gumawa kayo ng close ng Sunday law. Hindi pa kayo. Okay. Sunday law first, precede close of probation. Probation closes when sealing is finished. So hindi natin malalaman. Pero basta pagka Sunday law, malapit na yung close of probation. Tapos na may pangaral. Siguro sealing. Dahil sealing is finished. Tapos na siguro mangaral. Probation will end suddenly, unexpectedly. By the way, pag nabangga ako ng truck dyan, close of probation ko na. Ako lang. Kayo, yung ibang truck ang mag-close of probation sa inyo. Pero merong general close of probation pag sabi ng Diyos, tama na. Ang pangaral, tama na. Human activity after close of probation, wala na. Pareho pa rin sila. Unbelief and preventive pressures continue. Tuloy-tuloy pa rin sila sa business. And religious leaders will be full of optimism. But natin nalalaman ni Satanas na close ang probation. Iisip niya. At gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Wala nang pangangaral. Kasi yung sinasabi ko, wala nang pangangaral. Famine of the world. Kaya kahit na rampas na ata sa oras, okay lang. Kasi sa close of probation, wala nang magsasermon. Oo, nakalasot ako kung bakit matagal. Kasi, pag famine, huwag kayong alala. Wala nang mag-iiwan. Pag nag-close of probation, wala nang panalangin sa mga masasama. At hindi na pwede bumili ng oil sa 7-Eleven. Iba yung foolish virgins at wise virgins. Nung dumating yung group, pumunta sila sa 7-Eleven. Para, saan nakasulat sila yung 7-Eleven? Para po, saan sila bibili ng oil ng ating gabi? Kundi sa Alpha Mart. Alpha Mart o kaya sa 7-Eleven. Ibig sabihin, ang oil hindi pwede matransfer. Yung karakter ko, hindi namin pwede ipasalog dun sa ating kaibigan. Gusto natin siya maligtas. Ngayon, ayusin na yung karakter kasi hindi yan pwede ipasalog karakter. Kahit bumili sila sa Alpha Mart ng karakter, yes, sir. Alpha Mart, 10 o'clock lang. 7-11 para talaga. Hindi pala pwede Alpha Mart. Okay, transfer of character not possible. And kahit pa nagyan pa rin, isa pang close of probation si Satanas, hindi na talaga yung magsisisi. Kaya hindi na kailangan ng remedial exam. Bagsak talaga. Diba? Kasi kahit na nagkaroon na siya ng 100 million times nagsipag. So ganun din yung mga evil pag cross of probation. Sabi nga ni Duterte, they are irredeemable. Sabi nga sa mga breath pusher. Sobra nilang kalulong sa pag distribute ng drugs, hindi na daw siya naman maririgin. Kaya mapatayin na daw niya. Sabi ni Duterte. Ano na mangyayari? Tapos mangyayari yung 7 plagues. So nagagalit ang mga kaaway ng Diyos sa atin. Pero pinaprotektahan tayo. Nandiyan na ang plagues. Katulad ng plagues sa Egypt, ang plagues ng Panginoon, ang tinatamaan lang yung masasama. Yung mabubuti ay exempted sa plagues. Yan. Kasi so, ano mangyari? Ang plagues ay hindi sabay-sabay, yung iba patong-patong, yung iba overlap-overlap. Judgment will come when God removes His protection. Alam niyo mga kapatid, si Satanas gusto talaga tayo lahat patayin kahit ngayon. Kaya nang pinipigilan ng Diyos, dahil hindi pa tapos ang gawain. Pinipigilan. The winds of strife, pinipigilan ng mga angel dahil sa four corners. At pag hindi na yan pinigilan, papa tidal wave na ni Satanas lahat ng pwede maging tidal wave at middle
wala na siyang pagbibigay. So, holy angels exercise destructive power. Paminsan, at times, holy angels exercise destructive power. Okay. Ang maraming kasalanan, minsan ang Diyos, ang mga angel ang nagpapanis. Katulad sa mga Egyptians. Sino pumatay ng mga Egyptian na panganay? Angel. So, yan yung mga plagues. Kaya, mag-ingat tayo sa ating health para hindi tayo natamaan ng plagues. Bago pa dumating yung plagues, nangangang sakit na tayo. Meron na tayong plagues. Kasi kung wala na ng kinakain natin, kaya nag-i-exercise, wala pa yung 7 plagues, na plague na tayo. Kailangan natin mag-takbo-takbo. God knows appears in the sky dahil makikita nila ang 2 tables of stone. Makikita ang 10 commandments, the lost condemned, yung mga sumusunod sa mga deceptive na pastor, magagalit sila dun sa kanilang pastor, ba't hindi mo sila ang katotohanan? So, actually, lahat sila magagalit kay Satanas. Kasi niloko sila ni Satanas. Kaya ang trabaho natin ay sabihin ng katotohanan. 6th plague, at saka yun yung mga plagues, etc. Tapos, magiging 2 sides, good or bad. And then, nandiyan yung 2nd plague, 7th plague. Ano mangyayari sa righteous? Walang problema. God, great time of trouble begins after probation's close. God's people are prepared for the trying hour. So, bakit tayo may problem ngayon? It is preparation for the time of trouble. Terrible beyond comprehension. Kaya sabi sa Bible, papaikliin yung mga problema. Kasi pati yung mga masunurin, baka hindi, baka ano, baka nagpas. Hindi ma-imagine natin yung terrible. So ngayon, yung mga trouble natin ngayon, na-imagine pa rin natin. Pero yung trouble na narating, hindi na natin na-imagine. Many laid to rest. Maraming mga mamatay dahil hindi nila kaya yung trouble. So siguro, magkakamatay na yung iba. Basta, kailangan mamatay, basta maligtas. Ito ba? So yung hindi na kaya yung trouble, mamatay daw sila, sabi dito, many laid to rest. Ang gusto ni Satanas, sirain lahat ng sabalista. Ay, pero marami silang argument, pero meron silang death decree, pero the remnant, wala na tayong pagsamba, kundi ang ating Panginoon. Matatakbo tayo, many will be in prison, makukulong ang iba sa atin. Ang ating mga lupa at bahay ay wala nang kwenta, hindi natin naibenta. Kasi hindi naman tayo pwede magbenta at magbili. Kaya, alam ko kaya i-benta yung aking... Ipapanalangin namin at ang Diyos ang magsasabi kung kailan. Kasi pera niya naman yun. Yan ang pinakamaganda. Hindi ko kayo sinasabihan magbenta na kayo. Manalangin kayo at sasabihin ng Diyos kung kailan. Ganun din ang assignment ko. Kasi lahat naman tayo may benta. Someday. So, ang Diyos ang magsabi sa amin yan. So, like the time of trouble of Jacob, the righteous have no concealed wrongs. Wala na tayong hindi pinagsisihang kasalanan. Lahat na ay napagsisihan. At inosente na tayo sa harap ng Panginoon. At walang mamamatay sa atin. After close probation, walang mamamatay. Kahit nakakulong, kahit na-persecute, kahit unimaginable ang problema, walang mamamatay. Walang mamamatay. Kahit anong gawin nila sa atin, hindi tayo mamamatay. Hindi ko alam kung paano, basta. Sigurado tayo dyan. After close of probation, pag persecution, walang mamamatay. Huwag na tayo mga problema, huwag na rin ang mga sardinas at saka mga para sa vegetarian na nila. Bundish, laing, vegetarian style. Oh, hindi na tayo mga problema niyan. Kasi God will provide kung anong kakainin natin. Katulad nung panahon ni Elijah. Huwag kayong magproblema na mag-stack ng maraming leaders para sa persecution. Sabi dito, ang Diyos ang magbibigay ng pagkain. Yan. Don't worry. Just finish your money in evangelism and God will provide. Wala nang intercessor. Si Jesus Christ, hindi na siya nag-intercede. Pero nagpapanalangin pa rin tayo kay Jesus Christ. May mga pagsubok pa rin ba tayo? Meron. Pero, sabi nga dyan, close of probation na hindi na tayo mag-change ko. God's people cherish no sinful desire. Minsan may kasalanan tayong gusto pa natin ngayon.
Pero pag cross yung probation, ayaw na natin. Talagang sigurado. Sigurado na ang Diyos na tinanggal niya na ang kagustuhan natin magkasala. May struggle pa rin tayo. Meron pa rin. Pero ayaw natin magkasala. Sino yung 144,000? Yan ba yung lahat ng maliligtas? Parang kakunti naman yan. Ang laki-laki ng laki. Yan lang yung mga special na hindi daw mamamatay. Pero kahit mamatay ako, okay lang, basta paakyat. Diba? Pababa. Huwag lang pababa. Basta paakyat. Kahit hindi kasama sa 144,000. By the way, huwag tayo masyadong mamamagyan sa 144,000. Pag sinabi na, pag silent ang Bible, huwag na natin halongkatin. Minsan, masyado tayong maraming nahalongkat kung ano-anong theory ang naiintindihan natin ng mga nandun. So, pag sabi ni Ellen White, huwag na natin halongkatin yung hindi naman sinulat, pinasulat ng Diyos. And then, God's people will be delivered. Amen? Tapos, nandiyan na ang Christ return. Na, nandiyan din yan sa last chapter ng Great Controversy. Jesus Christ will come. Mayroong special resurrection. Ayun! Kaya malalaman na natin ang time kung kailan darating si Jesus Christ. After close of probation. Pagkatapos ng last plagues. Pagkatapos ng plagues, i-announce sa atin ni Jesus Christ kung kailan siya darating ng Diyos. Pero, hindi maiintihan din niya ito ng mga hindi sumusunod. Akala nila, kulog lang. Pero at sa atin, malalaman natin kung kailan yung date at saka yung hour kung kailan darating si Jesus Christ. Hindi pa ngayon natin malalaman. Pagka, marapit na. So, i-announce po yan sa atin. Malalaman natin yan. Hindi yan secret na pagdating ng panahon. Pero ngayon, para lagi tayong handa, hindi yan ina-announce. Diba, psychology? Be always ready. So, i-announce po yan at malalaman natin at saka matatakot na po. Ito na yung magbibigit sila ng mga ngipin at nananalangin sila sa mga bundok. Natakluban sila kasi hindi makatitig sa Panginoon dahil ang kasalanan ay hindi pa napagsisihan. Kaya tayo magsisina para makatitig tayo sa mata ng ating Panginoon pagdating niya. Jesus descends with great power and glory, and the reaction of those who pierced him in special resurrection, buhayin yung mga sundalo. Pero, nananalangin si Jesus nung siya nakapako. Ang panalangin niya, forgive them for they know not what they do. Pinatawad ba yung mga sundalo niya? Bakit sila may special resurrection? Ibig sabihin, kahit na nananalangin si Jesus Christ na patawarin sila, dahil hindi nila ginamit yung kapatawaran, mapapunish pa rin sila. So kahit pinapanalangin tayo ng Diyos, kung hindi naman natin naniniwala at napapatawarin tayo ng Diyos, nalilinis ang kasalanan natin. Hindi natin ma-claim yung salvation kung walang faith. Kasi panalangin ni Jesus Christ yun, magpatawarin sila. Pero may special resurrection pa rin sila dahil hindi sila manampalataya kay Jesus Christ. So matatakot sila, sabi nila, ito nga yung ating pinatay, puso. Tapos, awake, gigisingin tayo ang ating mga kaibigan na namatay, mga kapatid natin, kamag-anak na namatay. Gigisingin na at from galing sa mga kabaong, sa kuweba, sa dagat, kung saan nalunod, sa mga minahan, nagaganan, ng bundok, etc. Kung saan-saan, at namatay ang mga wicked. And namatay sila dahil nakakaawa sila. Gusto na talaga nilang mamatay. Ayaw nilang tumingin kay Jesus Christ. Kaya sa awa ng Diyos, sila ay papatay na lang. Kasi hindi nila ang masasama, hindi nila makayanan ang kabanalan. Mas mabuti pa sa kanilang mamatay kaysa makakita ng kabanalan. Kaya dapat masasanay na tayo sa kabanalan na yun. Huwag natin matitignan yung mga masasamang mga bagay. And, bawi na tayo mga kapatid. Homeward bound. Angels sing, Christ has conquered. Wow! Kapatid na ito. Saints will be given crown. Oh, gano'ng karami yung din sa crown? Star. Depende kung gano'ng karami na hapag natin sa church. At saka heart. Ayan yung sabi ko sa inyo. Lahat tayo may heart. At saka may crown.
lang. Basta papunta tayo doon. Kahit ako mag-uwalis lang sa langit, okay lang sa akin mga kapatid. Pero, di ba basta papunta sa langit? Doon lang ako malapit sa may Diyos. Kasi gusto ko makapakinggan lahat ng sinasabi niya. Kasi yung Bible kasi matamis yun sa akin. Kahit alam na natin yung evangelistic message, gusto pa natin, bakit kayo pupunta doon kay Jesus? Alam niyo naman na yun, di ba? Kasi masarap pakinggan. Ang katotohanan, parang bubble gum. Muyayin mo yun, masarap pa rin. Hindi na uubos. Inheritance of the saints. So, bibigyan tayo ng righteousness, passport. Why? Kaya isipin natin lagi ang langit. Okay. At yun ang ating motivo. Hindi daw ma-describe ang ganda ng langit. Sabi ni Ellen White, nakita ni Ellen White ang langit sa kanyang vision and dream. Nung manapas ang vision niya, sabi niya, ang mura-mura lang ng kaligtasan. So, in sa Tagalog English, heaven is so cheap. Bakit mura? Kasi ang ganda-ganda nun, tapos para ka makarating doon, ang dali-dali lang, naniniwala ka lang, manampalataya ka lang. Yung mga problema natin dito sa buhay na ito, walang-wala yan, unang pwede sa nakita yung sabi, grabe, ang mura-mura lang makapunta sa kanil. Maniniwala ka lang, ang ganda-ganda doon. Kasi heaven is so cheap. Kaya napaka-ganda talaga sa langit. Hindi nga natin ma-describe kung gaano kaliwanag. Tapos pagbalik ni Ellen White dito sa lupa, sa kanyang vision, ang dilim-dilim daw dito. Depressed lahat ng mga tao. At saka nakasimawad lahat ng mga tao sa langit. Lahat sila nakasmile. Ang ganda nito, glory. Ayaw niya nang umalis. Pero sabi niya, sabi ng kanyang tulay, oops! Huwag kang kakain ng malalaking grapes. Yan ay para sa mga taong naligtas na. Pero pag ikaw ay faithful, makakakain ka rin yan. Puntahan mo yung mga tao din sa mundo. Sabihin mo sa kanila, para lahat kayo makarating dito. So, kahit para sa Ellen G. White, ang prophet, conditional pa rin sa kanyang salvation. Pero may mensahe siya na dapat i-encourage na lahat tayo makarating dito. Glory, indescribable, streams, na walang pollution, hills, trees, flowers, fruit, animals, wow! The vigor of eternal youth. Magiging tayo ulit, malalakas doon. Happiness. Yan, napakaganda. May isa pa tayo na. Happiness. And, magkakilala pa rin tayo doon. Di ba may question tayo minsan sa Jess? Paano ko makilala yung nanay ko kung lahat tayo, we shall all be changed in a twinkling of an eye. When the trumpet shall sound. Pero sabi dito, magkakakilala pa rin tayo. Siguro, ang mag-change doon, yung pilay, yung bulag, yung disability, pero ang mga heal talaga sa atin ay yung lips ng tree of life. Identity of the belief will be preserved. Magkakakilala pa rin tayo. So Jesus Christ, may sulat pa rin. Minsan nasugatan ako dito. Kasi yung sasakyan ng patitulong resipulo, na galog yung propeller sa lalim. Mahilig ako magkutinting. Hinila ko. Ang hirap matanggal. Nung mahila ko, natanggal nga. Tumanga naman dito. Di ba ako yung aking nilay? Nagkakamera kami sa church. Naganyan ako kasi dumudugo. Buti na lang may mga nurse at doctor din sa church. At least, yung mga malaki ko. Meron ako magsugat sa gawain. Pero sabi niya sa pamit sa Bible, huwag natin ipagmamalaki yung mga meron. Ang ipagmamalaki lang natin ay pinatawad tayo sa mga kasalanan. Amen? Pero si Jesus Christ may sugat din dahil sa ating kaligtasan. So, mas maganda na yung gumawa sa gawain. Identity, a ruddy complexion, and a road. So, lahat na tayo dun ay macho. Oo. Hindi na, oh. Diba? Hindi na tayo tumba-tumba. And, ay, robe of life. Anong gamit ni Adam and Eve? Nakita niyo ba si Adam and Eve sa picture? Lagi may nakataklog na dahon. Kasi baka makita. Pero ang sabi dito, may robe of light. May nakita akong picture ni Adam and Eve. May maliwanag na tumataklog sa kanila. Yun pala yung tamang picture ni Adam and Eve. Hindi yung may dahon dito. Matago lang siya. Kasi walang naka-robe din na liwanag sa kanya. Hinahanap ko yung picture na yun. Nakita ko sa mga Korean. Di ba may robe, may glory na nagtataklog sa kanila? Tapos makikita natin yung ating family in heaven, salvation of infants, and ibig sabihin niya.
So, yung mga sanggol, hindi magbabago ang ating karakter. Naku, pag magaling-galitin ako dito, dapat mawala na yun kasi walang magagalitin sa langit. O hindi na magbago ang karakter. Pag nagutom na, mainit na ulo. Kaya siguro ka lang ng pasting. Hindi mababago ang karakter natin. Alam pa rin natin, si ganito mahilig kumanta, si ganito mahilig tumula, si ganito mahilig mag-recite ng Bible verse. Yung magandang karakter. Kailangan maayos natin dito kasi ang karakter ay hindi mabaguhin. Heaven's peace and love, loving atmosphere, everywhere. Walang temptation and no more sin. O, di ba sa Nahum 1:6 yata, 1:9. Hindi na mangyayari ulit ang kasalanan. Dahil nadala na tayo. Nakita natin, nadala na tayo. Pati yung iba, nakita nila kung paano tayo madala. Communion with Father and Son. Ito ang pinakamaganda. Makakausap natin ng Diyos. Wow! Ngayon, nagpipintuhan lang tayo ng Diyos sa Diyos. Pero sa langit, makakausap natin ng Diyos. Unlimited time. Napakaganda. Walang problema pala dito sa lupa. Kung titingnan natin ng langit. Wala yun. Wala yung mga problema dito sa lupa. Ano lang yun? Trials lang yun. Okay, makakausap natin yung mga angel. At saka si Moses, si Abraham, si sino pa yung mga nabasa natin sa book na Great Controversy? Makikita na, si Daniel. Paano ka ba nag-vegetarian doon? Huh? Talaga ba, ano, vegetarian ka talaga doon? Kahit na wala pang Ellen White? Sino nagsabi sa inyo mag-vegetarian? Meron bang prophet na nagsabi yan? O in-impress lang sa inyo ng Holy Spirit? Wala pa si Ellen White, mag-vegetarian na si Daniel. Ngayon, kahit sinabihan tayo ng doktor, ayaw pa rin natin maniwala. Okay, kailangan kasi ng education yan. So, makakausap natin sila. Yung mga nababasa natin, yung mga missionary, yung mga martir, si Martin Luther, ilan ba talaga yung thesis? Pinapo mo ba talaga yun sa simbahan? O sa gate ng city ng simbahan? Diba? Talaga bang nakakaangat ka ng debate doon? O, ino-open mo lang yung mata ng mga tao? Maganda yung music sa langit. And mag-i-enroll tayo sa University Adventist. O, hindi na Adventist kasi tapos na yung Advent. University of Heaven. Kasi mag-aaral tayo searching out the treasures of the universe. Mag-i-filtrate tayo kung saan-saan ng mundo. Wow! OSL, Off-Site Learning. Kung saan-saan. Tatanungin natin ang Diyos, paano nyo in-invento yung avocado? Bakit yung buto nagiging puno, hindi nagiging mangga? Diba? Paano may naging lahat yung genes dun sa napakaliit na egg? Ang galing. So, walang katapusan na pag-aaral at pag-enjoy ng karamihan information. Kung mga kabataan ay nag-i-addict sa internet dahil sa daming information, ang langit, mas maraming information, pero lahat mabuti. Hindi katulad ng internet, mas maraming masama. Okay. Sa microscope, etc. At saka yung history, malalaman natin. Bakit ako naligtas? Ang dami kong pinatay na tao. Tinignan natin yung book natin. Pinatawad na pala ng Diyos. Ano ako yung hindi ng kasalanan ng papatawaran? Ano kaya ako napatawad ng Diyos? Ang dami kong pinatay. Hindi natin talaga maintindihan kung ever. Tawag dyan, mystery of salvation. Bakit tayo pinatawad ng Diyos? Kita natin yung kompleto nating lista ng kasalanan. Tapos, justified. Wala ang kasalanan. Di ba? Ano natin maintindihan yun? So forever natin yan i-review. Pati yung ibang mga tao, ba't wala si ganito dito? Kasi hindi siya nagsisi. Kasi ganun. Naman dun, ma-audit natin lahat ng ating ginagawa. Pati yung ating iniisip. Naku, nakakaya naman. Mabuti na lang may kapatawaran. Kung hindi, patay tayo lahat. Diba? Sacred history will be reviewed. Malalaman natin kung bakit nandun tayo, bakit yung tao wala doon. And, makikita natin kung paano tayo niligtas ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Wow! And, mas lalo tayong matutuwa kasi mas lalo natin naiintindihan ang pagmamahal ng Diyos. Ang Great Controversy ay demonstration lang yan. Pwede ng Diyos patayin sa Satanas, pero may question mark sa mga angel. Bakit? Pinatay.
May tinatago ba siya? Na ayaw malaman? Martial law ito? Pero nung maliwanag na sa buong universe na ang goal ni Satanas ay patayin ng Diyos, sabi ni Jesus, please finish. Wala nang maniniwala. Si Satanas, pwede pa siya nung umigitigol, wala nang maniwala sa kanya kasi pinapapatay mo si Jesus Christ eh. Yun talaga ang karakter mo, humanig ka talaga. So, yun, maliwanag na, pero mas lalo natin maintindihan ang kasiyahan dahil niligtas tayo ng Diyos. And, hindi na natin maintindihan yung infinity. Walang katapusan. Kaya dito, mamatay tayo maya-maya, o kaya after 10 years, 50 years, pero itong infinity, 1,000 years tayo sa langit pagbasa ng books. Books niya, ano, books niya, bakit kaya siya maligtas? Gano'n kaya karami ka sa langit? Pero hindi yun ang interest natin. Kung paano tayo mapatawad. 1,000 years tayo maging auditor sa langit. Accountant, tinitingnan natin lahat ng ating history. At pag naintindihan natin, may additional pa na forever. 1,000 years pa lang, sulit na yun. Kahit ilang bang taong pwede natin buhay dito? 80, 70. Sa langit, 1,000 years. Plus forever pa. May talagang umanap na tayo ng mga gusto pang mabuhay forever dyan, sa daan. Kasi hindi pwede tayo lang ang nandun. Pag natagpuan natin ang Ebanghelyo, hindi tayo pwedeng, hindi tayo magsasalita. Kasi nalagpas yan ng ataw.